Chapter 33 Kiss. Simula nang malaman ni Sassy na dating nagtrabaho si Yu sa West Builder, parang nagkaroon lalo siya ng alinlangan na sagutin ito. Nasa punto na sana siya na gusto na niyang sagutin si Yu. Dahil hindi naman maipagkakaila na compatible silang dalawa at parehas nilang mahal ang isa't isa. Pero pakiramdam niya ay may hindi pa siya alam tungkol kay Yu. Kaya ipinagpaliban na muna niya ang desisyon na ipagkaloob ang puso niya sa binata. Susundin na kasi dapat niya ang payo ng ina sa kanya na maging matapang siya at mag-take ng risk kung mahal niya si Yu. Pero bigla siyang nagdalawang isip. Ayaw niyang masaktan na naman dahil sa maling tao na mamahalin. Besh, musta na? Bungad ni Joanne kay Sassy na nasa kabilang linya. Okay lang, Besh. Anong balita? Wala naman. Ganun pa rin. Nga pala, Besh. Nakita mo bang new post ko sa Facebook sa kani Greg? Excited na tanong ni Joanne. Hindi, Besh eh. Ilang buwan na akong hindi nakakapag-online. Busy ako ngayon sa trabaho. Ang dami naming projects. Teka, ano ba yun? Kunot noong tanong nito kay Joanne. Si Beck lang Nathan, cancer-free na, Besh. Masayang balita ni Joanne. Talaga? Wow! Thanks God! Mabuti naman. Masayang bulalas niya. Kahit naman kasi pinagtaksilan siya nito at ni Greg, pinagdarasal din niya na sana gumaling na si Nathan. Mabait naman kasi sa kanya yung tao. Ito pa, Beshi, yung dalawang baklita kinasal na kahapon. Muling pagbibigay alam pa ni Joanne na hindi ikinatuwa ni Sassy. Ganun ba? Good for them. Beshi, okay ka lang ba dyan? Pag-aalala ni Joanne dahil biglang humina ang boses niya. Oo, may ginagawa kasi ako dito sa computer ko. Sorry ha. Teka, witness ka ba sa kasal nila? Pagdadahilan niya. Pero ang totoo, parang tinusok ng kutsilyo bigla ang puso niya nang marinig na kinasal na ang lalaking mahal niya sa mahal nito. Kaya parang gusto niyang maiyak sa masamang balitang iyon. Kahit kasi tanggap na niya na mas pinili ni Greg si Nathan, umasa pa rin talaga siya na kapag gumaling na si Nathan, ay baka sa bandang huli ay babalik na muli sa kanya si Greg. Dahil na-realize nito na siya pala ang totoong mahal nito. Oo, Besh. In-invite ako ng mga bakla. Diyos ko, napakakikiri ng dalawa. May papiging pa sa lahat ng mga friends nila. Sana nga daw nandun ka, sabi ng dalawang bading. Nga pala, Besh. Magbabakasyon daw sila dyan next month. Gusto ko raw nilang makita at see you. Tila hindi na kinaya ng puso ni Sassy ang mga kwento ni Joanne dahil bigla na lamang tumulo ang luha niya. Kaya nga rin siya bumalik na ng Pilipinas upang umiwas ng makita si Greg at Nathan at para makapag-move on na rin siya. Pero heto na naman. Tila hinahalukay na naman ng nakaraan ang puso niya kaya kumikirot sa sakit. Tapos, nagbabalak pang magpakita ang dalawang nanakit sa kanya. Ganun ba? Eh ikaw, Besh, wala ka pa rin bang balak umuwi? Pag-iiba na lang niya sa usapan. Pero kinalma muna niya ang sarili upang hindi mahalata ni Joanne na tumutulo ang luha niya habang nakikipag-usap dito. Buti na lang at hindi video call ang usapan nila. Kung hindi, ay pihadong sesermona na naman siya ng best friend niya. At mabuti na rin na siya pa lang ang empleyado sa opisina ng mga oras na yon. Maybe next year, Beshi, uuwi na talaga ako. Ang hindi ko lang alam kung bakasyon lang ba or for good na. Wala pa kasing nilalatag na new contract sa akin tong hotel na pinagtatrabahuhan ko. Malalaman ko pa by December. Sige, basta balitaan mo na lang ako ha. Hindi kasi ako nakakapag-Facebook. Buti na lang tumawag ka. Pero pag may time na ako, mag-online ako. I-check ko na rin ang upload mo noong kasal ng dalawa. Paano, Besh? Next time na ulit ha? Nandito na ang boss ko. Work-work na ulit ako.
Salamat sa pagtawag, Besh. Ingat lagi. Paalam niya sa kaibigan. Okay, Beshi. Ikaw din, ingat lagi. Regards kay Tita at kay Papa Sam. Tumatawa at masayang paalam ni Joanne. Samantalang si Sassy ay panay ang punas ng nag-uunahang luha sa pisinya kanina pa. Pero kahit masakit ang nararamdaman, ay lakas loob pa rin niyang tinignan sa Facebook ang kasal ni Greg at Nathan. Sobrang saya ng dalawa sa mga pictures ng mga ito. Samantalang si Sassy ay nagpupuyos ang kalooban dahil sa sakit na nararamdaman habang iniisa-isang pagmasdan ang picture ni na Greg. Kumalma lang ang pakiramdam niya dahil isa-isa nang nagdatingan ang mga katrabaho niya. Pagdating ni Mr. West ay nagpa-meeting ito sa kanilang lahat tungkol sa gaganaping anniversary ng West Builder. Pwede daw magsama ng isa sa kaibigan o kapamilya ang bawat empleyado ng West Builder. Siyo agad ang naisip ni Sassy. Pero naisip din niya na malamang hindi ito sasama sa kanya. Ah, Sassy, may anniversary invitation ka nga pala from West Builder USA. Masayang wika ni Mr. West kay Sassy after ng kanyang meeting sa lahat ng empleyado. Talaga po? Excited na sagot naman ni Sassy. Yes, invitation para sa ating dalawa yon. No worries sa gastos dahil sagot daw nila lahat. Kaya lang baka ikaw na lang makapunta. Kasabay kasi nila ang anniversary ng West Builder Canada. Kaya dun kami attend ang family ko. Pero sinabi ko na sa kanila na ikaw ang representative ng West Builder Philippines na a-attend. Ganun po ba? Kailan po ba yon? Next month na yon. Kaya mag-ready ka na. Ipapaasikaso ko na ang tourist visa mo. You can take a vacation kahit until 2 months. Reward mo na rin yon dahil sa hard work mo. Thank you po, sir. Pero paano naman po yung ka-team ko? Lahat naman po kami hardworking at nag-i-effort. Of course, may reward din sila. Nagkataon lang na inibita ka ng West Builder USA. Pero may iba akong plano para sa buong team nyo, kaya huwag mo nang alalahanin yun. Nang isang araw na lang bago ang anniversary ng West Builder Philippines, tinanong ni Sassy si Yu kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa party. May ilang araw din silang hindi nagkausap ni Yu mula nang huli nilang pag-uusap. Nagte-text naman at tawag si Yu sa kanya, pero ini-ignore niya ang binata. Kaya napilitan itong dalawin si Sassy sa Manila. Gusto mo bang umaten sa anniversary ng West Builder? Tanong ni Sassy. Hindi agad nakasagot si Yu. Nag-isip muna ito saglit. Actually, may invitation nila ako. Pero wala akong balak umatend eh. Pero kung ikaw ang magyayaya sa akin, syempre a-attend ako. So, a-attend ka nga. Seryosong tanong niya habang seryoso silang nanonood ng movie sa salas ng bahay niya. Oo, kung gusto mo akong kasama. Sure ka ba? Baka napipilitan ka lang. Oo naman, sure ako basta para sa'yo. Mabilis na sagot ni Yu. Thanks. Anong oras tayo pupunta doon bukas? Nakangiti ng tanong ni Sassy. Ikaw ang bahala. Susunduin na lang kita dito. Okay. Maybe 6 PM? Pwede na yun, no? Alright. Wala pang alas 6, darating agad ako. Sang-ayon ni Yu. Pagkatapos ng usapan, ay biglang nanahimik si Sassy. Nakikiramdam naman si Yu. Hanggang sa hindi na ito nakatiis. Hinawakan ito ang kamay ni Sassy at tinanong. Sassy, may problema ba tayo? Mahinahong tanong ni Yu habang hawak ang kamay ng dalaga. Ha? Wala. Ikaw ba may problema ka ba? Wala rin. Napapansin ko lang kasi na hindi mo ako masyadong kinakausap nitong mga nakaraang araw. Mahal kita, Sassy. At wala akong anumang itinatago sa'yo. Sana magtiwala ka lang sa akin. Hindi naman sumagot si Sassy. Nakatingin lang sa mukha ni Yu na hindi rin inaalis ang mga mata sa kanya
at ang paghawak sa kaniyang kamay. "Sasi, mahal kita." Muling wika ni Yu. "Mahal mo rin ba ako?" Kinakabahang tanong pa nito. "Ano sa palagay mo?" Pilosopong sagot naman ni Sasi. Napangiti ng matamis si Yu. "Palagay ko, mahal mo rin ako." Tinitigan nito ang mga mata ni Sasi. Si Sasi naman ay hindi rin kumukurap ang mga mata. Nilalabanan niya ang titig ni Yu na tila nang aakit. Maya-maya pa ay lakas loob nitong inilapat ang labi sa labi ni Sasi. Marahan at magalang na dampi na halik. Si Sasi naman ay napapikit ang mga mata habang nakalapat ang malambot na labi ni Yu sa labi niya. "I love you, Sasi. Alam mo yan." Muling wika ni Yu pagkaalis nito ng labi sa labi ni Sasi. Kung kaya napamulat si Sasi nang marinig ang boses ni Yu. "Hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang malaman kung mahal mo rin ba ako." Hindi naman sinagot ni Sasi ang tanong nito. Sige na, uwi ka na. Matutulog na ako." Sagot na lang ni Sasi sa may ngiti kay Yu. Kaya napakamot na lang sa ulo ang binata at napilitan na rin umuwi. Akala nito ay sasagutin na ito ng babaeng mahal. Pero pauuwiin lang pala siya. Kinabukasan, 5:30 PM pa lang ay nakaabang na si Yu kay Sasi sa labas ng bahay nito. Formal dress ang dress code ng anniversary party ng West Builder. Kaya nagsuot si Yu ng slim fit tuxedo na kulay light gray. Skinny ang pants nito na medyo bitin na tinuwangan ng black patent leather shoes. Saktong 6 PM lumabas ng bahay si Sasi. Agad niyang namataan si Yu na nakaabang sa kanya sa labas ng gate. Sa isip-isip niya, napakagwapo naman ng escort niya at napakaporma. Mabuti na lang pala at nakapag-ayos siya. Dahil kung hindi, baka isipin na makakakita sa kanila ay alalay siya ni Yu. Hindi agad nakapagsalita si Yu nang makita si Sasi na papalabas ng bahay. Lalo siyang gumanda sa paningin ni Yu. Nakasuot siya ng kulay navy blue na long velvet plunging v-neck mermaid evening dress with sexy halter and high side slit. Kung kaya masisilayan ang kumikinang na legs ni Sasi sa slit na iyon. Open ang likod ng dress na iyon ni Sasi with zip closure. Pero hindi naman buong likod niya ay makikita na. Isa pa ay may bitbit naman siyang blazer. Para kung sakaling ginawin siya ay may pananggal lang siya sa lamig. Ang kanyang makeup ay simple lamang. Pero lalong lumutang ang kagandahan niya sa kanyang makeup na siya lang mismo ang nag-ayos. Ang buhok niya ay nakalugay lamang. Pero ginawa niyang wavy at wet look. Naghikaw siya ng mahabang hikaw na kumikinang. Nagsuot din siya ng bracelet upang ipartner sa kanyang hikaw at glittery na purse. Kulay silver ang suot niyang sandals na may mataas na takong. Bihira lamang mag-ayos si Sasi. Pero pag nag-ayos siya ay ayos na ayos talaga. Nakangiti niyang binati si Yu na hindi niya malaman kung nasampal ba ng hangin o nakakita ng multo. Dahil hindi man lang ito kumikibo sa kinatatayuan. Nakatitig lamang ito sa kanya habang papalapit siya dito. "Hey, Yu!" Natatawa ang tawag ni Sasi sa nakatulalang binata. "Are you okay?" Sabay inulog niya ang braso nito kaya bumalik sa wisyo. "Ha? Oo naman. I'm sorry. Nabighani kasi ako masyado sa'yo. Akala ko may anghel na papalapit sa'kin." "Ay sus, nambola ka pa. Ikaw nga ang gwapo-gwapo mo ngayon. Akalain mo nga namang para akong may kasamang artista. Pormahan mo palang panis na si James Rideau." Panunokso niya dito. "Oops, teka lang. Ayusin ko tong necktie mo. Medyo nakatagilid eh." Dugtong pa niya, sabay ayos sa necktie ng binata. Naramdaman tuloy ni Sasi na biglang napalunok ng laway si Yu. Kasi naman,
ang lapit-lapit ng mukha ng dalaga dito. Tapos, nahahagod pa ng mata ng binata ang bahagyang nakalabas na dibdib at shoulder ni Sassy. Kaya sino ba namang lalaki ang hindi mapapalunok ng laway sa nakikita? Do you want water before we leave? Nakangiting tanong ni Sassy matapos ayusin ang necktie ni Yu. Ang ngiti niya ay tila nakakaloko dahil alam niyang hindi mapalagay si Yu. No, I'm fine. Are you ready? Tanggi at magalang na yaya na ni Yu sa kanya. Sure ka ha? Baka samain ka sa daan, ako pa ang sisihin ni Tito o Tita. Natatawang sagot niya. Ikaw talaga? Oo, okay lang ako. Tara na nga, baka matraffic pa tayo. O sige, pero ayusin mo muna yung sarili mo. Tingnan mo yung kamay mo, nanginginig. Oo nga no, sorry talaga. Ikaw naman kasi, bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Ah, kasalanan ko pa talaga ha? Ikaw talaga? Pasalamat nga ako nakapag-ayos ako ngayon. Kung hindi, nagmukha sana akong alalay mo. Pero walang halong biro. You're so pretty tonight. Seryoso ng wika ni Yu na may malakit na tingin sa dalaga. Ngayon lang ba ako pretty? Pagbibiro na naman ni Sassy. Siyempre, everyday kang pretty. Hay nako, tara na nga. Baka magkalokohan na naman tayo dito. Sandali, Sassy. Pigil ni Yu nang sasakay na sana sa kotse na kanina pang nakabukas. Why? Pagtataka ng dalaga. Sa halip na sumagot, ay biglang sinunggaban ni Yu nang halik si Sassy sa labi. Kaya nagulat si Sassy at nanlaki ang mga mata sa ginawa ni Yu sa kanya. Panandalian silang nagkatitigan at tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Ikaw ha? Nakakadalawa ka na ng nakaw na halik sa akin. Sa susunod, may bayad na talaga yan. Sorry, hindi ko kasi mapigilan ng sarili ko na halikan ka. I know it's too bold. Pero kasi, mahal na mahal kita, Sassy. Kaya sana huwag kang magalit. Ito na naman si Mr. Melodramatic. Tara na nga, baka umiyak ka pa dito. Pero sa susunod na nakawan mo ulit ako ng halik, 20,000 na yun ha? Pasalamat ka, nasa mundo ko palagi kaya hindi kita sinisingil sa dalawang nakaw mo nang halik sa akin. Biro niya para hindi mauwi sa seryoso ang usapan nila ni Yu. Baka kasi tanungin na naman siya nito kung mahal ba niya ito. Nagmaneho na nga si Yu papunta sa hotel kung saan gaganapin ang anniversary party ng West Builder. Sa kabilang banda, kahit lubos ang ligaya niya, nakasama niya si Sassy. May kaba siyang nadarama. Dahil nag-aalala siya kung anong magiging reaction niya kapag nakita muli niya si Kelly at Denver. Hindi niya alam kung kakayanin ba niyang kontrolin ang sarili na hindi makapanapak ng dating best friend. Chapter 34 Confusion. Pagdating nila sa hotel, ay nagulat ang lahat dahil kasama ni Sassy si Yu. Maging si Mr. West ay nagulat din. Pero hindi maipagkakaila na sa lahat ng bisita doon ay sila ni Sassy at Yu ang palaging napapagkamala na magnobyo at nobya. Lahat ay humahanga sa angking kagandahan ni Sassy. Kaya naman, proud na proud si Yu na kasama nito ang pinakamagandang babae sa gabing iyon. Architect Yu, si Engineer Sassy na ba ang new girlfriend mo? Curious na tanong na may pagkachismoso na si Senon. Ha? Hindi pa. Pero si Engineer na lang ang tanungin mo. Alanganing sagot ni Yu. Hoy, ikaw ha? Saway ni Sassy kay Yu, sabay hampas sa braso nito. Teka, Engineer. Di ba may manliligaw ka? Yung si Paquito at Katsupoy, paano na sila? Kunot noong tanong ni Senon. Napabungis-ngis naman sabay si Yu at Sassy, kaya nagtaka si Senon sa dalawa. Hoy,
Pinagtitripan niyo ba ako, ha? Kunwaring inis na wika pa ni Zenon. No, architect. Natatawa lang kami kasi may naalala lang kami. Tumatawa pa rin sagot ni Sassy. Anong naalala niyo? Curious na tanong ni Zenon. Hindi na nasabi ni Sassy ang sasabihin niya tungkol kay Kachupoy at Pakito dahil tinawag ni Mr. Wesley Yu at Sassy bigla. Architect, engineer, matagal na ba kayong nagkakasama? Usisa ni Mr. West. Kasi alam nyo, kung magkasama lang kayo sa company, the best siguro ang tandem nyo. Tugtong pa nito. Thank you po. Pero opo, di ba naikwento ko na po sa inyo na nagkakilala kami ni Sassy sa Amerika? Tapos hindi po sinasadya na yung bahay nila sa Quezon sa tabi lang ng botanical garden business ng parents ko. Magalang na sagot ni Yu. Ah, I see. Kaya pala parang close na close kayong dalawa. Teka lang, engineer. Paano na yung Kachupoy na palagi nagbibigay sa'yo ng bulaklak? Usisa din ni Mr. West. Magkasabay na namang napangisi si Yu at Sassy, kaya napakunot ang noon ni Mr. West. Actually, sir, si Kachupoy at Pakito po, iisang tao. Si Architect Yu po yun. Nakangiting sagot ni Sassy. Ay sus, ikaw din pala yun, Architect. Humahalakhak na wika ni Mr. West. May codename pa kayong dalawa, ha? Mukhang may kapalit na sa puso mo si X, ha? Panunokso pa nito kay Yu, kaya napawi ang ngiti ng dalawa sa nasambit ni Mr. West. Mukha namang nakahalata si Mr. West na na-awkward si Yu at Sassy. Kaya pasimple itong nagpaalam sa dalawa at dinahilan nakakausapin lamang ang isa nilang bisita na kliyente ng West Builder. Pagkaalis ni Mr. West ay nagkahulihan ng tingin si Yu at Sassy at nagkangitian na lamang at muling nagkwentuhan na parang walang narinig kay Mr. West. Si Mr. West talaga yung boss na lahat ng nangyayari sa buhay ng empleyado nito ay alam. Parang kuya na rin kasi ito ng lahat ng empleyado nito. Napakabait nito at napakakwela. Kung baguhan ka lang sa company nito, ay hindi mo aakalain na boss ito sa West Builder. Dahil napakasimple lang nitong tao at hindi mapagmataas sa empleyado. Palagi itong kabiruan ng mga empleyado. Nang kalaghatian na ng party, ay nagpaalam muna si Sassy kay Yu na pupunta lang siya sa washroom. Hinatid naman ni Yu si Sassy. Pero pinabalik na rin agad ito ng dalaga sa party dahil biglang tumawag si Joan. Kaya pinagpaliban muna niya ang pagpasok sa loob ng washroom upang makipagkwentuhan sa kanyang best friend na nasa kabilang linya. Halos may 30 minutes din niyang kausap si Joan sa cellphone. Kaya natagalan siyang makabalik sa party. Pagkatapos niyang mag-retouch sa washroom, ay agad niyang binalikan si Yu sa loob ng function hall dahil malamang ay inip na ito kakaantay sa kanya. Hinanap ng kanyang paningin si Yu sa loob ng venue, ngunit hindi niya ito makita. Kaya naman, lumakad-lakad siya palabas dahil naisip na baka nasa may bandang garden lamang ito at nakikipagkwentuhan sa mga dating kasamahan sa trabaho. Namataan niya ang tropahan ni Zenon sa may garden, subalit wala sa grupo nito si Yu. Kaya, naglakad-lakad muli siya at iginala ang paningin. Napansin siya ni Zenon na tila may hinahanap, kung kaya't hinarang siya nito nang nasa tapat na ng mga ito si Sassy. Sassy, sinong hinahanap mo? Nakangiting tanong ni Zenon. Si Architect Yu, nakita mo ba? Ah, oo. Nandun siya sa bandang dulo ng garden kanina. May kausap sa cellphone. Thanks, Architect. Sige, pupuntahan ko na lang siya doon. Nang makarating si Sassy sa nasabing dulo ng garden, ay namataan niya na tila may kausap si Yu. Pero hindi niya mawari kung sino ang kausap nito dahil medyo madilim at natatakpan ng halaman. Pero si Yu ay hindi nasakop ng halaman na iyon. Kaya nakikita niya ito kahit sinag lang ng liwanag ng buwan ang tumatama dito. Hindi alam ni Sassy kung bakit naisipan niyang magdahan-dahan na lapitan ang pwesto ni Yu.
Tapos, patago-tago pa siya sa mga halaman na nadadaanan niya. Kaya sigurado siya na hindi agad siya makikita ni Yu at ng kausap nito kahit na makalapit siya sa mga ito. Nang tuluyan na siyang makalapit sa pwesto ni Yu, mga ilang step lang ang layo niya sa mga ito ay agad naging malino sa kanya kung sino ang kausap ni Yu. Halos dumuwa ang mga mata niya sa nakita dahil bigla nitong hinalikan sa labi si Yu at niyakap ng mahigpit. Dahil sa pagkabigla sa nasaksihan, natakpan ni Sasi ang kanyang bibig ng dalawang palad upang hindi siya makagawa ng ingay. Nakakubli siya sa isang halaman na halos kasing taas din niya. Kaya hindi siya basta-basta makikita ng sinuman. Shucks! Kelly? Gulat na bulong ni Sasi sa sarili habang pinapanood ang magkayakap na si Yu at Kelly. Pinipilit niyang alamin at pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero hindi niya ito gaanong maulinigan dahil sa tugtog ng music na nagmumula sa loob ng party. Maya-maya pa ay muli na namang hinalikan ni Kelly si Yu sa labi. Halos mapaluhod si Sasi sa nasasaksihan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nanginig ang mga tuhod niya at nakaramdam ng selos at inis ng mga oras na yon. Siya bang ex na sobra mong minahal, Yu? Tanong ni Sasi sa isip. Pero bakit niya ginagawa yan? May asawa ka na, Kelly. At ikaw naman, Yu. Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit nakikipaglambungan ka pa rin sa iba? Dugtong pa niya na hindi na namamalaya na tumutulo na pala ang luha sa hindi niya malamang dahilan. Pero marahil ay dahil nagseselo siya at nasasaktan sa nakikita. What the heck, Sasi? Hindi mo siya boyfriend. Bakit ka umiiyak? Sermon pa niya sa sarili, sabay pahid ng mga luha na naguunahan sa pag-agos sa kanyang mga bisngi. Ano ba? Kakaretouch ko lang. Dugtong pa niya na tila pinapagalitan ng kanyang mga mata at ang makukulit na luha na walang patid sa pagpatak. Nang hindi na niya kinaya ang nakikita ay tumalikod na siya sa kinaroroonan ni Nayu. Pinakalma muna niya ang sarili, saka naglakad pabalik sa party na tila walang nangyari. Umupo na lang siya sa upuan kung saan sila nakaupo ni Yu kanina. Napadalas tuloy ang pag-inom niya ng juice dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Para itong nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Pero hindi siya nagpapahalata sa kahit kanino na nagpupuyos ang kanyang kalooban. Sasi, relax. Kalma lang. Hindi mo siya boyfriend, okay? Utos ni Sasi sa isip niya nang mamataan na papalapit na sa kanya si Yu kasama si Kelly. Hi, Engineer Sasi. Nakangiting bati ni Kelly kay Sasi nang makalapit na ng tuluyan, sabay bumeso pa ito sa kanya. Hi, Architect. Late ka ata. Wika ni Sasi pero pilit lang ang ngiti niya. Ah, oo. Hinintay ko pa kasi si Denver na makalabas sa trabaho niya. Seryosong sagot naman ni Kelly. Ah, kaya pala. By the way, kumusta na pala si Architect Denver? Okay ba siya sa new company na nilipatan niya? Formal na sagot at tanong niya, sabay tapon niya ng tingin kay Yu. Nginitian naman siya ni Yu. Wala itong kaalam-alam na nakita sila ni Sasi kanina sa May Garden. Yes, next month may project daw siya sa Malaysia. Mas gusto niya doon kasi hindi daw masyadong pressure na gaya sa West Builder. By the way, Architect, you mentioned na magkakilala pala kayong dalawa? Pag-iiba nito sa usapan. Oo, noong nag-work ako sa US, doon kami nagkakilala. Hindi ko nga alam na nagtrabaho pala siya sa West Builder. Napaka-misteryoso kasi nitong si Architect. Parang kailangan mo pang maghukay para malaman ang totoo niyang pagkatao. Nakangiti at sarkastikong sagot niya. Nako, ganyan talaga si Architect Yu. Hindi masyadong makwento. Pagpasensyahan mo na yan. Sang-ayon ni Kelly, sabay tapon ng tingin kay Yu at ngiti. It's okay. Wala naman siyang dapat i-reveal sa akin. Eh kayo, paano kayo nagkakilala? Lakas loob na tanong niya.
pero sa loob niya ay kinakabahan siya sa anumang isasagot ni Kelly. Kaya patuloy pa rin ang pagkabog ng kanyang dibdib. We are college friends and ex too. Pero we're still friends, right, architect? Sagot at baling ito kay Yu. Si Yu naman ay tila napilitan lang sumagot at ngumiti. Para na talagang gusto ni Sassy na lumubog sa kinauupuan niya. Dahil naiinis siya, nakaharap si Yu sa upuan. Palagi pa niyang nakikita na panay ang ngiti at sulyap ni Kelly kay Yu. Buti na lang at tumawag ulit si Joanne, kaya nagkaroon siya ng dahilan para maka-escape sa harapan ni Yu at Kelly. Nang makalayo siya, ay nilingon niya si Kelly at Yu sa pwesto ng mga ito. Nakita niya na biglang nagkwentuhan ang dalawa pagkaalis niya. Samantalang kanina, hindi makabasag pinggan si Yu ng kaharap niya ito. Natapos at natapos ang party na hindi naintindihan ni Sassy kung masaya ba o ano ang party na yon. Nadistract kasi siya sa nasaksihan kay Kelly at Yu sa may garden. Ganun pa man, hindi siya nagpahalata kay Yu na may nakita siya sa garden. Nagpahatid pa rin siya dito sa bahay, pero hindi siya nakikipagkwentuhan dito kahit isang katagaman lang. Napuna naman yun ni Yu. Kaya nagtataka ito kung bakit hindi kinikibo ni Sassy mula pa kanina sa party. Hindi na rin ito natanong dahil hindi na ito pinapasok ni Sassy sa loob ng bahay. Dahil antok na daw ang dalaga. Nararamdaman ni Yu na may mali sa kanila ni Sassy. Hindi siya sanay na tahimik ang dalaga kapag magkasama sila. Kaya aalamin ito bukas kung ano ba ang problema ni Sassy. Sunday, kaya alam ni Yu na nasa bahay si Sassy. Mahilig itong magyayamag simba. Kaya pinuntahan niya agad ito sa bahay sa oras na palagi silang nagsisimba kapag Linggo. Nakailang doorbell na siya. Pero hindi naman lumalabas si Sassy, kaya bigla siyang nag-alala. Tinatawagan rin niya ito. Pero lagi itong cannot be reached. Iho, sinong hinahanap mo dyan? Tanong ng isang matandang kapitbahay ni Sassy na kasalukuyang nagwawalis ng harapan ng bahay. Ah, si Sassy po, Lola. Magalang na sagot ni Yu. Ay nako, kanina pang umalis. Nakita kong sumakay sa Grab. Diba ikaw ang maniligo ni Engineer Sassy? Ay bakit wala ata kayong date ngayon? Usisa ng matanda habang tinataktak ng palad ang ibabaw ng walis tingting na hawak upang magpantay-pantay ang mga tingting. Ganun po ba? Siguro po nagkasalisi lang kami. Thank you po, Lola. Magandang umaga po. Pagsakay niyo sa kotse niya ay napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Ngayon ay sigurado na siya na may problema si Sassy. Dahil kagabi pa itong walang sigla at imik. Naisip niya na baka nasa simbahan si Sassy. Kaya pumunta siya sa simbahan kung saan sila palaging nagsisimba. Subalit natapos na ang misa at naubos na lahat ng tao sa loob ng simbahan, ay wala naman siyang Sassy na nakita. Nasaan ka ba, Sassy? Nag-aalala ang wika ni Yu sa isip. Pagkagaling sa simbahan ay pinuntahan din niya ang mga lugar na madalas nilang puntahang dalawa. Pati mga restaurant na madalas nilang kainan ay binaybay din niya. Subalit bigo siya. Hanggang sa naisipan niya na baka nakabalik na ito sa bahay. Kaya naman bumalik agad siya sa bahay ni Sassy. Subalit wala pa ring nagbukas ng gate sa ilang beses niyang pagdo-doorbell. Nakausap niya muli ang matanda na kapitbahay nito at sinabi na bumalik na si Sassy kanina. Pero umalis din daw agad at may bit-bit na bagahe. Nagkaroon ng pag-asa si Yu na makikita na niya ang dalaga. Dahil sigurado siya na uuwi ito ng Quezon kaya may bit-bit na bagahe. Agad siyang nagbiyahe pabalik ng Quezon. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Sassy, ay sinabi ni Sam at mama nito na hindi umuwi si Sassy. Tumawag lang daw at nangangumusta. Nakaramdam agad si Yu ng pangungulila sa dalaga. Kahit isang araw pa lang niya itong hindi nakakausap at nakikita,
ay sobra-sobra niya agad itong na-miss. Pero hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Hindi na niya binanggit sa mama at kuya ni Sassy na hindi niya ito nadatnan sa bahay sa Manila dahil ayaw niyang mag-worry ang mga ito dito. Kinabukasan ay hindi pa rin niya makontak si Sassy. Kaya lumuwas muli siya sa Manila upang alamin kung okay lang ba si Sassy. Gaya ng dati, yung matanda muling kapitbahay ng dalaga ang nakausap niya at sinabi na wala doon sa bahay ang dalaga. Hindi pa daw umuwi simula pa kahapon. Kinabahan si Yu, kaya lakas loob siyang nagpunta sa West Builder upang alamin kung pumasok sa trabaho si Sassy. Si Senon ang nakausap niya. Nasa Cebu ang team nila kahapon pa, architect. Teka, akala ko ba sabi mo nililigawan mo si Sassy? Bakit hindi mo siya nakaka-text man lang? Sagot at tanong ni Senon kay Yu. Hindi ko nga siya makontak kahapon kaya nag-worry ako. Huwag mo nang alalahanin yun. Baka wala lang signal dun. Kaya siguro hindi mo makontak. Anyway, kasama niya dun si Kelly pre. Nakangiting wika ni Senon pero tila may ibang pahiwatig. Okay naman silang dalawa, di ba? Oo naman. Lagi nga napapagkamalan na magkapatid yun. Teka, di ba lagi mong pinapadalhan ng bulaklak si Sassy? Do you want her address? Suwestyon ni Senon. Sige pre, I need that. Buti sinabi mo. Salamat. Pagkatapos maibigay ni Senon ang address ni Sassy sa new project ng mga ito sa Cebu, ay agad siyang umorder sa online ng bulaklak upang maisend agad sa dalaga. Dumating naman agad ito kay Sassy dahil may branch sa Cebu yung flower shop na inoorderan niya sa online palagi. Tinukso na naman si Sassy ng mga katrabaho niya nang makatanggap muli siya ng flowers mula kay Yu. Hindi nakatsupoy o pakito ang nakalagay sa card. Yu na talaga ang pangalan na pinalagay ni Yu na sender. Hindi alam ni Sassy kung maiinis o maniniwala ba siya sa reaction ni Kelly na masaya ito nang makita na pinadalhan siya ng bulaklak ni Yu. Pakiramdam niya ay pinaplastic na lang siya ni Kelly dahil simula nang malaman nito na nanliligaw sa kanya si Yu ay parang nag-iba na ito ng treatment sa kanya. Kanina nga nang nakita nito ang flowers na galing kay Yu ay parang pilit lang ang ngiti nito sa kanya. Kaya naisip ni Sassy na may something pa rin kay Kelly at Yu talaga. Isa pa, hindi gawain ng hindi magkasintahan ang maghalikan at magyakapan. Kaya sigurado siya na nagtataksil si Kelly at Yu kay Architect Denver. Marahil ay nagkabalikan na ang dalawa. Pero bakit umiiyak ang puso niya sa tuwing maiisip yon at sa tuwing maaalala ang nasaksihan niya sa party? Hi, ewan ko sa'yo, Sassy. Assuming ka lang talaga siguro. Saka, bakit ka ma-affected? Hindi mo naman boyfriend si Yu. Buhay nila yun. Kaya hayaan mo sila sa mga gusto nila. Sermon niya sa sarili habang tinitignan ang bulaklak na nagmula kay Yu. Buisit na architect Yu na yun. Muntik na ako mauto. Buti na lang pala't hindi agad kita sinagot. Sabi pa niya sa isip, sabay tapon ng bulaklak sa basurahan. Chapter 35 Truth. Naka-receive si Yu ng text, kaya dalas-dalas niyang chinek ang cellphone niya kahit nagmamaneho siya. Sa pag-aakala na si Sassy ang nag-text, kaya kahit nag-drive siya ay binasa niya ang dumating na text. Pero nadismaya siya dahil text pala iyon mula sa flower shop na inorderan niya online. Nagpapasalamat sa order niya at sinabi din na nareceive na ni Sassy ang bulaklak na pinadala niya dito. Nagtaka si Yu. Dahil sa tuwing matatanggap ni Sassy ang bulaklak na galing sa kanya, ay agad tumatawag ang dalaga sa kanya upang magpasalamat. Ngunit ngayon, ni text ay wala. Kahit na nga inabot na ng kinabukasan mula nang matanggap ni Sassy ang flowers, hindi man lang ito nagparamdam sa kanya. May pagtataka man at pag-aalala si Yu kay Sassy,
ay hinayaan lang niya ito. Dahil nababalitaan naman niya sa mama ni Sassy na okay lang si Sassy dahil palagi daw itong tumatawag sa ina. Binanggit din ito na mahirap nga daw ang signal sa lugar kung nasaan si Sassy. Kaya naman, panatag na rin siya sa kalagayan nito. Dahil sa pagbibigay ng mama nito ng update sa kanya sa tuwing naroon siya sa store nito. Kahit na umabot na nga ng 3 weeks na wala man lang silang kamustahang dalawa, ay ayos lang sa kanya. Basta alam niya na okay lang ang mahal niya. Pero sumama ang loob niya nang malaman kay Sam na umuwi daw si Sassy sa Quezon after ng project nito sa Cebu, pero bumalik din agad ng Manila kinagabihan. Ngayon niya napagtanto na may problema nga sa kanya si Sassy dahil bigla-bigla na lang itong umiwas sa kanya after ng party sa West Builder. Dahil hindi siya mapalagay sa inaasal ni Sassy sa kanya, agad siyang lumuwas ng Manila upang kausapin si Sassy kung ano ba ang problema nito. It's either problemang pansarili o problema sa kanya yon. At yun ang gusto niyang alamin. Mga bandang tanghali siya nakarating sa Manila. Sabado yon, kaya alam niya na wala itong trabaho. Dahil sinabi din ni Sam na walang pasok ang kapatid sa lahat ng Sabado sa buwan na ito dahil wala daw gaanong rush na proyekto si Sassy. Nakailang doorbell na si Yu, ngunit wala pa rin Sassy na lumalabas sa pintuan ng bahay upang dungawin man lang siya o pagbuksan. Ilang sandali pa ay lumabas muli ang matandang kapitbahay ni Sassy sa gate nito. Oh iho, ikaw pala uli yan. Abay, matagal-tagal ata kitang hindi nakitang dumadalaw kay Sassy ha. Nakangiting bati ng matanda. May bit-bit itong bayong. Marahil ay papunta ng palengke. Busy lang po, Lola. Kamusta po? Magalang na sagot ni Yu sa matanda. Ayos lang naman. Eh, si Sassy bang hinahanap mo? Opo, Lola. Kanina pa nga po akong doorbell ng doorbell. Hindi naman po siya lumalabas. Ay nako, hindi talaga lalabas yun iho kahit maghapon ka pa mag-doorbell dyan. Po? Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Pag-aalala agad niya. Wala naman. Pero wala siya dyan iho, maagang umalis. Sinundo daw ng service niyang van. Nagmano pa nga sa akin dahil maaga akong tumambay dito sa labas kanina. Wika ng lola kayo na ikinadismaya naman niya. Lola, sinabi po ba niya kung saan siya pupunta? Pagbabakas sakaling tanong niya. Ang sabi lang niya sa akin ay mamamasyal lang daw siya. Pero may dalang maleta. Malamang eh malayo ang papasyalan ng batang iyon. Ganun po ba? Salamat po lola sa information. Sige po la, aalis na po ako. Ingat po kayo sa pupuntahan nyo. Magalang na pasasalamat at paalam niya, pero may bigat sa dibdib. Ay ikaw din iho, ingat sa pagmamaneho. Pupuntahan sana niyo si Sassy sa trabaho nito sa West Builder. Pero naisip niya na baka nga namamasyal ito o may project ulit sa ibang lugar. Nagtataka man at nagtatanong sa sarili, minabuti na lang niya na dalawin ang parents niya at mga kapatid sa Batangas. Anak, kumusta kayo ni Sassy? Sinagot ka na ba niya? Masayang tanong ni Mia sa anak habang kumakain sila ng hapunan. Hindi nga po okay, ma'am. Hindi ko rin alam kung nasan siya ngayon. Malungkot na sagot niya. Ha? Bakit naman? Di ba palagi kayong magkausap nun sa cellphone? Anong nangyari ngayon? Hindi ko rin po alam. Basta bigla na lang siyang parang umiwas sa akin. Pinuntahan ko siya sa bahay niya sa Manila, wala siya dun. Dati-rati sinasabi niya sa akin kung saan siya pumupunta at kung saan ang project niya. Pero ngayon, kahit isang hello sa text, wala. Ganun ba? Baka naman busy lang yung tao. Sabad naman ni Mateo. Hindi ko din po alam. Kasi umuwi siya sa kanila sa Quezon. Ni hindi man lang niya sinabi sa akin. Alam naman niya na sinusundo at hinahatid ko siya palagi kapag umuwi siya sa mama at kuya niya. Nagtataka talaga ako kung bakit siya ganun.
Hayaan mo muna, anak. Baka busy lang yung tao. O kaya baka nagpapamiss lang sa'yo. Kasi naman, palagi mo na lang siyang pinupuntahan saan man siya pumunta. Kaya siguro, medyo nagpapamiss ngayon. Alo ni Mateo, dahil nahalata nito na walang ganang kumain ng anak. Kuya, baka sa birthday mo i-surprise ka ni Ate Sassy. Di ba, Mom, Dad? Sabad naman ni Jana. Tama, anak. Sa Sabado, ha, may ihahanda kaming birthday party para sa'yo sa Quezon. You can invite all your friends, especially Sassy and her family, okay? Wika naman ni Mia upang umiti na ang anak nila. Kinakabahan kasi sila kapag ganitong walang ganang kumain si Yu. Ibig sabihin lang nun, ay may dinaramdam ito at malamang ay idaan na naman sa alak ang problema nito. Okay lang po ako, Ma'am. Hindi nyo na po kailangan na magpa-party. Tanggi ni Yu. Ano ka ba naman? Minsan lang naman yan. Bahala po kayo. Sagot na lamang niya sa ina, kaya nagkatinginan na lamang si Mia at Mateo. Halata ng mga ito na mukha namang walang gana si Yu sa party na ihahanda nila. Ni hindi nga siya nag-invite ng kahit sino. Ang gusto lang kasi niya sa birthday niya ay si Sassy. Isang greet lang nito sa kanya ay masaya na siya. Makita lang niya ito, para na siyang nakalutang sa alapaap. Dumating na nga ang Sabado, kaarawan na ni Yu. Ang parents na niya ang nag-invite sa mga kaibigan at kakilala ni Yu na dumalo sa party ng anak. Iilan lang naman ang alam ni Mia na kaibigan ng anak nila. Kaya kung sino lang ang pinakilala sa kanila ni Yu noon na kaibigan, ay siya na lamang nilang inibitahan. Isa na nga si Senon sa in-invite nila na pumunta sa Quezon kung saan gaganapin ang party ni Yu at iba pang katrabaho dati ni Yu. Dahil halos lahat ng bisita na dadalo ay mga pamilyado na, nagpa siya si Mia at Mateo na i-free tour din ang mga bisita nila sa Botanical Garden upang mas ma-enjoy ng mga ito ang pagpunta sa Quezon. Kalimitan kasi sa bisita nila ay taga Manila at taga Batangas. Kaya gusto ni Mia na masulit na rin ang mga ito ang pamamasyal sa Quezon. Maaga pa lang ay hinintay na ni Yu ang text ni Sassy sa kanya na batiin siya ng happy birthday. Subalit lampas na ng tanghali ay wala man lang paramdam si Sassy. Kaya naman, pilit na pilit ng ngiti ang ipinapakita niya sa mga bisita niya. Nasasaktan kasi siyang isipin na hindi man lang naalala ni Sassy ang kaarawan niya. Hanggang sa pumasok ng gate ng bahay nila ang isang pamilyar na van. Laking gulat niya dahil hindi niya inaasahan na makikita si Senon sa araw ng birthday niya kasama ang pamilya nito at iba pa nilang kasamahan dati sa West Builder na naging ka-close na niya. Happy birthday, Architect! Masayang bati ni Senon kay Yu na sinundan din ang pagbati ng iba pa niyang mga dating kasamahan sabay abot ng mga gift nila kay Yu. Salamat sa pagpunta niyo, guys. Grabe! Hindi ko inaasahan na makakarating kayo dito, ah. Nakangiting pa sa salamat ni Yu. Siyempre, ikaw pa ba? Kahit malayo to, pupuntahan ka talaga namin. Nga pala, may padala na alak dyan si boss. Pasensya na daw at hindi siya nakasama dito. Happy birthday na lang daw. Bakit daw hindi nakasama si Mr. West? Takang tanong niya. Sa pagkakakilala kasi niya sa dating boss, ay wala itong pinapalampas na birthday party ng mga empleyado nito. Palagi itong dumadalo basta inimbitahan ito. Wala siya dito. Nasa West Builder, Canada siya. Di ba anniversary nila doon? Dapat sa US sila ni Sassy magkasama. Kaso magkasabay ang anniversary, kaya nag-split na lang sila. Si Sassy sa US, siya doon sa Canada. Teka, what do you mean? What I mean is si Mr. West sa West Builder Canada a-attend ng anniversary. Tapos si Sassy naman sa US. Mas nauna si Sassy lumipad ng US noong Sabado pa. Parang gustong magwala ni Yu sa sama ng loob pagkarinig sa sinabi ni Senon. Ngayon niya napatunayan na may problema nga sa kanya si Sassy. Dahil hindi man lang ito nagsabi sa kanya na pupunta pala ito ng US. Pero kahit masama ang loob niya ng mga sandaling iyon,
ay pilit pa rin niyang pinakalma ang sarili upang hindi masira ang party na pinaghirapan ng pamilya niya na ihanda para sa kanya. Ganun ba? Naisagot na lamang ni Yu kay Zenon dahil tila umurong ang dila niya. By the way pre, noong anniversary ng West Builders Hotel, di ba nag-usap kayo ni Kelly sa May Garden? Nakita ba kayo ni Sassy? Bigla ang naalala ni Zenon. Bakit pre? Kunot noong tanong ni Yu. Eh kasi, noong gabi na nakita kita na may kausap sa cellphone tapos bigla ka nilapitan ni Kelly sa May Garden, maya-maya hinahanap ka naman ni Sassy. Kaya naisip ko kung nagkausap ba kayong tatlo nung gabi na yon. Hindi na kasi ako kinwentuhan ni Engineer simula nung party. Parang biglang tumigil ang mundo ni Yu sa narinig kay Zenon. Nag-flashback agad-agad sa utak niya ang pangyayari ng gabing iyon. Kaya marahil iniiwasan na siya ni Sassy simula pa lang ng gabi ng party na hinatid niya ito sa bahay. Jan, she saw us. Galit sa sarili na bulong ni Yu sa isip. Sa mga oras na yon, ay parang gustong lumipad ni Yu patungo sa kinaroroonan ni Sassy upang magpaliwanag. Mahal niya si Sassy at hindi niya kaya na pati ito ay mawala pa sa buhay niya. Kaya parang dinudurog ang puso niya sa ideya na baka tuluyan na siyang iwasan ng babaeng mahal niya. Hindi niya kayang mawala ang babaeng nagturo sa kanya ng tamang daan para hanapin ang totoong tao na gusto niyang makasama at mahalin habang buhay. Ang tao na humilom sa kanyang pusong sugatan. Sa sandaling iyon ay nakadama siya ng takot at kaba sa puso niya. Upang hindi mahalata ni Naseno na tila nawala siya sa wisyo, inalok na lamang niya ang mga ito na kumuha ng pagkain at maiinom sa buffet. Maya-maya pa ay nasilayan niya na papasok sa bukas nilang gate ang mama at kuya ni Sassy. Kaya nanumbalik ang kanyang mga ngiti. Pero napalitan ng pagkabigla ng mamataan niya na kasunod ni Sam ang familiar na dalawang lalaki. Hi you! Happy birthday! Pasensya ka na at hapon na kami nakasaglit dito. May bisita kasi kaming dumating. Ito nga at isinama namin dito. Total, kakilala mo naman sila. Masayang bati at paliwanag ni Sandra kay Yu, sabay abot ng kanilang regalo sa binata. Ay, wala pong problema, tita. Salamat po dito sa gift at sa pagpunta niyo dito. Sagot ni Yu, sabay sinamahan sina Sandra sa isang table. Marami pong food na inihanda si na ma'am. Enjoy lang po kayo. Magalang na dugtong pa niya, sabay baling kay Sam at tapik sa balikat nito at nagpasalamat din sa pagdalo nito. Agad namang nakipagkwentuhan si Mia at Mateo sa mag-ina. Kaya hindi na naitanong ni Yu sa mga ito kung totoo ba na nasa US si Sassy. Happy birthday Yu! Long time no see! Nakangiting bati ni Greg. Sorry hindi kami nakabili ng gift. Pero ito na lang, may dala kaming wine na palagi mong iniinom noon sa cabin mo. Paumanhin pa nito. It's okay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Buti nakarating kayo. Kailan pa ba kayo dumating sa Pilipinas? Last week pa. Kagagaling lang namin sa Boracay. We decided na bisitahin sina tita, pati ikaw. Sabi kasi ni Joanne, dito ka na daw nakatira sa Quezon. Oo, medyo matagal na rin. Alam mo na, family business. Nabanggit nga sa amin ni na Carlo na bihira ka na daw nakakapunta sa studio dahil busy ka dito. Singit naman ni Nathan. Oo eh, pero tiwala naman ako na kaya nilang patakbuhin yung studio kahit wala ako dun. Anyway, tara, kain muna tayo bago tayo magkwentuhan. Pag-iiba ni Yu sa usapan at yaya sa dalawa. Nang medyo konti nila ang bisita, ay nakaimpok na si Yuki na Greg at Nathan. Nagiinuman ang mga ito kasama si Sam. Guys, ano? Kamusta kayo dito? Nabusog ba kayo? Nag-e-enjoy ba kayo? Masayang tanong ni Yu sa tatlo. Sorry ha, ngayon ko lang kayo napuntahan dito. Ang dami kasing bisita. Pero actually, karamihan sa mga bisita ko ay bisita ni Mom and Dad. Hindi ko makilala yung iba.
tatawa-tawa pang dugtong niya. Enjoy na enjoy, syempre. At yung food nyo, the best. Puri ni Greg. Thank you. Si Ma'am ang nagluto, kaya the best. Nga pala guys, hindi ko kayo na-congratulate nung kasal nyo. Damanggit sa akin ni Sasi na kinasal na nga daw kayo. Congrats ha! Salamat. Eh, kayo ba ni Sasi? Kailan kayo kakasal? Tanong naman ni Nathan, kaya biglang nalungkot si Yu. Opre, bakit parang nalungkot ka naman dyan? Tinatanong nila kung kailan daw kayo ikakasal ni Bunso. Sabad ni Sam na agad napansin ang pag-iiba ng timpla ni Yu. Wala naman kami. Paano kami ikakasal? Malungkot na sagot niya. Ha? Hindi pa ba kayo? Eh akala ko pa naman kayo na. Kasi palagi kayong magkasama. Pagtataka ni Sam. Napatingin pa ito kay Greg dahil maging ang mga ito ay nagtaka din. Hindi pa niya ako sinasagot. Ayaw ko naman siyang madaliin. Ang kaso, iniiwasan na niya ako. Nakatungong sagot niya, sabay tungga sa beer na hawak. Teka, kaya pala pag tinatanong ko siya about sa'yo, hindi siya umiimik. Wika naman ni Greg. Nakita na ba kayo? Maigsing tanong ni Yu. Oo, bago kami pumunta ng Pinas, naabutan pa niya kami sa Missouri. A-attend daw siya ng anniversary ng Westbuilder USA. Pero 2 months daw siya mag-i-stay sa US. Binigyan daw siya ng bakasyon ng company. Teka, hindi ba nagpaalam sa'yo si Bunso na pupunta siya ng US? Muling pagtataka ni Sam. Hindi eh. Hindi ko rin nga alam kung bakit bigla siyang umiwas sa akin. Masama ang loob na sagot niya. Pero may idea na siya kung bakit. Dahil yun sa sinabi ni Senon kanina sa kanya. Nako, malamang dinaanan na naman ng topak yung kapatid ko na yun. Hayaan mo't pagsasabihan namin ni Mama. Wag na, okay lang. Susubukan ko na lang siyang kontakin o kaya si Joanne. Total, sigurado ako na magkasama sila palagi dun ngayon. Matapos mag-alisan ng mga bisita, ay nag-inom ng nag-inom si Yu. Kaya naman, sinaway agad siya ng kapatid na si Jana. Kuya, kanina ka pang naglalasing. Tama na yan. May problema ka ba, ha? Puna at tanong ni Jana sa kapatid. Oo, kaya dun ka na sa loob. Hayaan mo na ako dito. Taboy niya sa kapatid, kaya napasimangot si Jana. Eh ano namang problema mo? Hindi natitinig sa pwesto na tanong nito. Basta, wala ka na doon. Kaya huwag kang makulit dyan. Suplado naman ito? Parang nagtatanong lang eh. Eh paano kasi? Ang kulit mo. Iniisip ko nga kung paano ako hihingi ng tawad kay Sasi. Tapos ikaw naman ang kulit-kulit mo dyan. Doon ka na nga sa loob. Tabay muli niya sa kapatid, kaya napapalatak si Jana at lalo siyang inasar. Ayun! Kaya naman pala naglalasing, may LQ pala ang dalawa. Sabi ko sa'yo, dun ka na lang. Hindi ako makapag-isip eh, ha? Gigil at tumatawang wika niya, sabay pisil ng napakahigpit sa pisngi ni Jana. Ouch! Kuya, ano ba? Nakakapikon ka na, ha? Isusumbong kita kina mami. Reklamo nito, sabay talilis ng akmang pipisilin na naman niyo ang pisngi nito. Yun lang naman ang pangtaboy niya sa kapatid kapag kinukulit siya nito. Pero maya-maya pa, ay kasunod na nito pabalik ang ama at ina, kaya napailing na lang siya. Nagsama ka pa talaga ng isa't kalahati ring makukulit ha? Iiling-iling na namang wika niya sa kapatid. Yan, Mom, Dad, may ginawang kalokohan kay Ate Sasi kaya nagkakaganyan. LQ sila. Sumbong ni Jana sa mag-asawa, sabay dila na parang bata kayo. Kaya napangisi siya sa inaasal ng kapatid. Nako, huwag kayong maniwala dyan. Wika ni Yu, sabay laklak muli sa beer na hawak. Anak, hindi ka maglalasing kung wala kayong malaking problema ni Sasi. Kilala ka namin. Pag-aalala ni Mia.
Ano bang nangyari sa inyo ni Sassy? Saka bakit hindi siya kasama ni Nasam kanina? Tanong at pagtataka naman ni Mateo na nagpawala ng ngiti ni Yulalo. Matagal na niya akong iniiwasan. Hindi ko rin alam kung bakit. Until today, sabi ni Seno noong anniversary daw ng West Builder, hinahanap ako ni Sassy sa May Garden. I realized na baka nakita niya kami ni Kelly sa May Garden. Kasi simula ng gabi na yun, iniwasan na niya ako. Bakit, kuya? Ano bang ginagawa niyo ni Ate Kelly sa May Garden para ikaiwas ni Ate Sassy? Sabad naman ni Jana. Sa palagay ko, naabutan niya na hinahalikan ako at niyayakap ni Kelly ng time na yun. Kasi after namin mag-usap ni Kelly, hindi na masyadong nagsasalita at nakikipag-usap sa akin si Sassy. Tapos ni hindi mo lang niya ako binati ngayon. At nasa US pala siya, hindi mo lang siya nagsabi sa akin na umalis siya ng bansa. Kasalanan mo naman pala, kuya. Kundangan ka naman kasi nakikipaghalikan sa may asawa na at ex mo pa. Sino namang matutuwa sa'yo niyan? Hindi ko naman gusto yun. Si Kelly lang ang mapilit. Nakikipagbalikan siya sa'kin. Pag-amin niya na ikinagulat ni Namiya. Ano? Di ba may pamilya na siya? Hoy, ikaw yun ha? Tigil-tigilan mo yung si Kelly. Kahit mahal mo yan, hindi ako sang-ayon na bumalik ka sa kanya. Sermon agad ni Mia sa kanya. Ma'am, never na akong babalik sa kanya. Pero pinipilit niya ang sarili niya sa akin nung gabing yun. Nagkakaproblema na daw kasi sila ni Denver. Kaya nagsisisi na siya na iniwan niya ako. I-divorce na daw niya si Denver for me. Anong sagot mo? Tanong ni Mateo. Siyempre, tumanggi ako. Kasi hindi ko na siya mahal. Si Sassy nang mahal ko. Kaya lang, hindi ko na alam kung paano ako magpapaliwanag kay Sassy ngayon. Iniwasan na talaga niya ako. Bakit hindi mo sundan sa US, anak? Kami nang bahala dito sa trabaho mo. Basta pag-uwi mo, dapat kayo na ni Sassy. Payo ni Mia na ikinasaya naman ni Yu. Talaga po, ma'am? Masayang tanong niya. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Oo naman, basta sa ikaliligaya mo, anak. Kaya sige na, tigilan mo na yung pag-iinom mo. Mag-book ka na ng tiket papunta kay Sassy. Huwag mong patagalin yung simpleng hindi niyo pagkakaintindihan, okay? Mia learned her lesson sa experience nila ni Mateo noon. Almost 2 decades silang nagkawalay dahil sa hindi pagharap sa problema nila. Kaya tutulungan nila ang anak at si Sassy na magkaayos agad. Thank you po, ma'am. I promise, aayusin ko sa amin ni Sassy. Mahal na mahal ko na siya, kaya sana po pakinggan niya ang paliwanag ko. Kinabukasan ay tinawagan ni Yung si Senon upang alamin kung kailan ang eksaktong balik ni Sassy sa Pilipinas. Inalam naman agad ni Senon sa admin nila ang details ng flight ni Sassy. Sa swerte ay bakante pa ang katabing seat ni Sassy sa eroplano. Kaya naman, sobrang saya ni Yu at agad niyang kinuha ang upuan sa tabi ng dalaga pabalik sa Pilipinas. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Hindi niya alintana ang mahal ng presyo ng plane ticket. Agad-agad siyang lumipad patungo Missouri upang sundan si Sassy at magpaliwanag na rin tungkol sa nakita nito noong gabi na kasama niya si Kelly. Kinasabot niya si Joanne. Kung kaya't sa katapat na room ni Sassy nito ibinok si Yu para mas mapalapit ang dalawa sa isa't isa. Sinabi ni Joanne ang lahat-lahat kay Yu. Gaya ng kung ano ang mga rutin ni Sassy sa araw-araw simula nang dumating ito sa US. Hindi naman kasi ito nagtatrabaho. Kaya lahat ng pagre-relax at pag-aaliw sa sarili ay ginagawa ni Sassy. Sinusulit nito ang 2 months vacation na ibinigay dito ni Mr. West. Chapter 36, Chasing Sassy. Nasa ibang state si Sassy nang dumating si Yu sa hotel na tinitigilan niya. Si Joanne ang nag-asikasa sa pag-check-in niya. Kabayan, okay ka na ba dito sa room mo? Nakangiting tanong ni Joanne kay Yu. Sabihin mo lang pag may complain ka ha,
Alam kong mas maganda ang cabin mo kaysa dito. Dugtong pa nito. Oo naman, okay lang ako dito. No worries. Ah, teka. Si Sassy ba dyan sa room 207 sa tapat ng room ko naka-check-in talaga? Nahihiyang tanong niya na siyang nagpangisi kay Joanne. Nako, oo. Kaya galing-galingan mo ang paliwanag mo sa kanya, ha? Ngingising-ngising sagot ni Joanne. Kaya lang wala siya ngayon dyan. 2 days na. Ha? Teka, nasan siya? Akala ko ba dito siya nag-i-stay? Oo nga, kaya lang nasa Oregon siya ngayon. Namamasyal kasama ng iba niyang mga katrabaho dati sa West Builder na umatendi ng anniversary ng West Builder last week. Anong ginagawa nila dun? Kailan kaya siya babalik dito? Siyempre, namamasyal at nagliliwaliw. Alam ka namang magtatrabaho. Ikaw talaga? Huwag kang mag-alala. Wala yung boylet na kasama. Bukas, babalik na rin sila dito. Kaya mag-ready ka na ng switch mo, okay? Sabi niya, 5 PM daw, nandito na ulit siya. Dahil wala pa naman si Sassy, pumunta muna si Yu sa tita niya sa Illinois para dalhin ang mga binili nito ng mga dry fish at pangapasalubong. Buti na lang at may kilala si Joanne na Uber driver, kaya nagpahatid siya dito hanggang sa tita niya. Kukunin din niya ang kotse ng dad niya sa bahay ng tita niya para pagbalik niya sa Missouri bukas ay may kotse siya na magagamit para maipasyal din niya si Sassy saan man ito gusto. Kinabukasan, hindi muna nagpakita si Yu kay Sassy dahil alam niyang pagod ito galing sa mahabang biyahe. Ayaw niyang sabayan ang pagod nito dahil baka uminit ang ulo nito pag nakita siya. Pero sinabi ni Joanne na tuwing alas 5 ng umaga ay nagja-jogging si Sassy sa may national park. Kaya doon niya tsatsambahan ang dalaga. Bumili talaga siya ng pang-jogging na outfit dahil hindi siya nakapagdala. Alas 4 pa lang ng umaga ay gising na si Yu. Summer naman sa US, kaya masarap mag-jogging sa park. Para siyang stalker na nakikiramdam palagi sa pintuan ng kanyang room. Pinapakiramdaman niya kung magbubukas na ba ng pinto si Sassy. Palagi din siyang nakasilip sa peephole ng pinto niya dahil sa pool ang room ni Sassy pag sumilip siya doon. Hanggang sa eksakto alas 5 ng umaga ay narinig niya na bumukas ang pintuan ng room ng dalaga. Naghintay muna siya ng ilang minuto bago lumabas at sumunod kay Sassy sa National Park. Natanaw niya sa di kalayuan na nagsisimula ng mag-jogging si Sassy. Kaya naman, mabagal lang siyang sumunod na nag-jogging upang palihim na sundan ang dalaga. Wala pa kasi siyang lakas ng loob na lapitan ito at kausapin. Hanggang sa umabot na ng isang oras na susunod-sunod si Yu, ay wala pa rin siyang lakas ng loob na magpakita sa dalaga. Para tuloy siyang pusa na patago-tago sa gilid-gilid noong pabalik na si Sassy sa hotel. Nasermonan tuloy siya ni Joanne nang sinabi niya na hindi pa rin siya nakadiskarte na kausapin ang best friend nito. Kinatanghalian ay lumabas muli si Sassy ng hotel kaya iipis-ipis na namang sumunod si Yu. Pumasok ito sa isang cafe. Kaya naman, pasimple ding sumunod si Yu pero nakatungo siya at hindi tumitingin sa kinauupuan ni Sassy. Nang matapos na ang dalaga na uminom ng kape at magkutingting sa cellphone nito, ay lumabas na ito sa cafe. Kaya sunod na naman si Yu dito na parang crazy stalker. Bumalik na naman ang dalaga sa National Park at doon ay nag-selfie. Natatawa pa si Yu na pinapanood ito dahil panay ang aura nito sa harap ng cellphone nito. Hanggang sa hindi na nakatiis si Yu na patago-tago sa di kalayuan. Nang naglakad na muli si Sassy, ay patakbo niya itong hinabol at tinawag. Babaeng naka-off-shoulder na naka-short at sunglasses. Malakas na tawag ni Yu. Bigla tuloy napahinto si Sassy sa paglalakad at napatungo ang ulo upang hagurin ng paningin ang kanyang suot. Naka-off-shoulder kasi siya na blouse at nakamaong na maiksing short at white running shoes. Pati sunglass niya ay natanggal tuloy niya nang wala sa oras upang suriin ang sarili
kahit alam naman niyang siya ang tinutukoy ng boses na iyon. Matapos sagutin ang tingin ang sarili, ay nakasimangot niyang ipinihit ang katawan at tumingin sa kanyang likuran kung nasaan ang may-ari ng boses na pamilyar naman sa kanya. "Oh, rich kid, what are you doing here?" Inis na bungad ni Sassy nang tuluyan ng makaharap kay Yu. "Rich kid ka dyan. Ikaw nga ang rich kid. Papasyal-pasyal ka na lang dito." Nakangiting sagot ni Yu. "Ano bang paki mo? Isa gusto kong mamasyal dito. Saka, ba't ka ba nandito ha?" Inis pa rin na sagot niya na may kasamang ismid. "Wala lang. Sinusundan ka, sakay ni Istok." "Ewan ko sa'yo. Dun ka na nga. Sinisira mo ang moment ko dito." "I don't want." "Why?" "And I hate stalker. Kaya lumayo-luyo ka nga sa'kin." "I want to talk to you. I miss you, Sassy." Sincero at derechahang sagot ni Yu. "What for? Wala naman na tayong dapat pag-usapan. Saka hindi kita na-miss, no?" "I said ayoko, and I want to explain. I don't care kung hindi mo ako na-miss. Basta ikaw, miss na kita. Kaya para akong bubblegum na didikit sa'yo mula ngayon." "Hindi na kailangan ng paliwanag dahil wala ka namang obligasyon sa'kin. At ikaw ang bubblegum na walang lasa. Sa una ka lang matamis." Nagpipigil ang tawa na sagot ni Sassy. "Sassy, yung nakita mo sa amin ni Kelly, wala lang yon." Lakas loob na wika ni Yu. "I don't care. Kaya chupe, iniistorbo mo ang pamamasyal ko. Bawal ang pakalat-kalat na bubblegum dito. Apakan pa kita dyan eh." Pairap pa niyang sabi at taboy dito. "I will stalk with you like a gum and glue. Kahit itaboy mo pa ako tapak-apakan, hindi ako aalis sa sapatos mo. Nakadikit na ako dyan forever." Mariinggiit nito na may nakakaloko pang ngiti. "Bahala ka sa buhay mo." Pairap na sagot na lamang ni Sassy sabay lakad palayo kayo. Si Yu naman ay parang sira na susunod-sunod lang kay Sassy saan man pumunta. Minsan ay inililigaw ito ni Sassy para hindi siya masundan nito. Pero napakatalas ng mata ni Yu dahil palagi pa rin siya nitong nahuhuli at nakikita. Itong huli nga ay pasilip-silip pa si Sassy sa likod ng pader upang masiguro na nakalayo na si Yu. Pero laking gulat niya dahil nasa likod na pala niya si Yu at nakikisilip na rin sa kanya sa likod ng pader. Para tuloy nakakita ng multo si Sassy dahil sa gulat kay Yu. Tatawa-tawa naman si Yu sa reaksyon ni Sassy dahil sapo-sapo nito ang dibdib dahil sa sobrang gulat at kaba. Sa inis ni Sassy ay nahampas niya ng malakas si Yu sa braso dahil tawa pa ito ng tawa. Halos mahimatay na nga siya sa gulat tapos pinagtatawanan pa talaga siya ng gago. "Sira ulo ka talagang rich kid ka. Papatayin mo ako sa gulat." Inis na wika niya na halos maiyak na sa sobrang gulat at pagkapahiya kay Yu. "Bakit ka kasi nagtatago dito? Akala mo ba makakawala ka sa paningin ko?" "Gago ka." Naiirita pa rin sagot niya, sabay lakad palayo kay Yu. Si Yu naman ay kakamot-kamot sa ulo, nahahabol-habol na naman kay Sassy hanggang sa makarating ng hotel. Akala niya ay papapasukin siya ni Sassy sa kwarto nito. Pero bigla nitong isinira pabagsak ang pinto nang papasok na sana siya. Kaya naman, halos dumikit na sa mukha niya ang pintuan dahil sa biglaan at padabog na pagsasara ni Sassy dito. Sakto na paparating na si Joanne ng oras na yon upang yayain si Sassy kumain. Kaya nasaksihan nito ang pagkabigla ni Yu sa biglaang pagsara ng best friend sa pintuan. Tawa tuloy ito ng tawa kay Yu at iiling-iling na lang. Hindi pa man kasi magkasintahan ang dalawa, ay palagi na lamang may LQ. Ano pa kaya kapag naging sila na? Baka palaging may world war. Ilang linggo ding parang stalker na susunod-sunod si Yu kay Sassy. Hindi pa rin siya nito kinakausap, kahit panay ang papansin niya at suyo dito. Pag day off lang ni Joanne sa trabaho, saka siya hinaharap ni Sassy.
Pero yun ay dahil napipilitan lang ang dalaga kapag kinukulit ni Joanne na harapin ng maayos ni Sassy si Yu. Pero kadalasan ay hindi naman siya kinakausap nito at tinitingnan man lang kapag magkaharap sila sa isang table kapag kumakain sila sa isang restaurant. Iimik nga si Sassy sa kanya, pero madalas pabalang pa at pilosopo. Hindi tuloy niya maipaliwanag ang side niya dito about sa nakita nito noon sa hotel kasama si Kelly. Dahil nga hindi naman siya pinapakinggan nito. Guys, wala akong pasok ng 2 days. Tara, gala tayo, kasama si boyfriend. Excited na yaya ni Joanne kay Sassy at Yu habang kumakain sila ng dinner sa isang restaurant. Sige ba, saan yung gusto? Sang-ayon agad ni Yu. Si Sassy naman ay no comment lang. Let me think. Sagot ni Joanne na itinaas pa ang paningin habang nag-iisip. What if sa cabin mo? Bigla ang sambit nito. Ha? Sure ka? Ayaw mo sa iba? Baka maboring kayo dun. Alanganing sagot niya. Eh wala akong maisip na iba eh. Kung lalayo pa kasi tayo, sayang naman ang time na ibabiyahin natin. Eh kung sa cabin mo, we can go fishing there or camping. O di kaya naman, we can play anything like badminton or volleyball. Malawak naman ang bakuran nyo doon. Well, no problem to me. We can do anything there. But I don't know kung gusto nitong isa doon. Nangingiting sang-ayon ni Yu. Sabay nguso kay Sassy na hindi man lang sumasabad sa usapan. Beshi, ano, game ka? Baling ni Joanne kay Sassy. I don't care. Sagot lamang ni Sassy sabay irap ng mata sa nakangiting binata sa harapan niya. That means okay ka ba yan? So ano, tatawagan ko na si boyfriend. Kilala mo naman si Brian, di ba? Siya yung pinakilala ko sa'yo the other day. Oo naman. Teka, siya din ba 2 days no work? Oo. Di ba nga holiday si Monday, saka Sunday and Monday halos lahat walang trabaho? No worries sa foods and drinks. Kami na ni Brian ang bibili. Ano ba kayo? Ako na lang ang bahala sa lahat. Bisita ko kayo eh. Mariing tanggi ni Yu. Ah, basta. Aambag kami ni Bri. Tomorrow morning, mga 7 a.m. kami pupunta dito ha. Sige, kayo ang bahala. How many days are we going to stay in the cabin nga pala? It's up to you. What do you think? 2 days is fine with me. Total holiday naman. Basta may extra room ka for me and Brian ha? Nakangiti at pili ang sagot ni Joanne, kaya pinanlakihan ito ng mata ni Sassy. Of course, you can stay there as long as you want. We have 2 bedrooms. Share na kayo ni Sassy sa isang room. Kami naman ni Brian sa isa. What? Hello? Kami ni Brian share. Tapos kayo ni Sassy ang mag-share. What? Ikaw, Beshi ha? Hindi maganda yung biro mo. Uwi na lang tayo sa gabi. Nauutal at naiinis na sabad ni Sassy sa usapan. O sige, umuwi ka mag-isa mo. Maglakad ka. Basta kami ni Bri tabi sa kwarto. Moment na namin yun, sinisira mo pa. Kainis talaga to. Inis na lang niyang sabi. No worries, Sassy. I can sleep sa floor o sa living room. Paniniguro ni Yu para hindi na mainis ang dalaga sa kaibigan. No way. Ako na lang dun sa living room. Giit naman ng dalaga, sabay irap na naman ng mata kay Yu. Okay, sinabi mo eh. Sabay kindat ng nakakaakit sa naiinis na dalaga. Kinabukasan, maagang nag-grocery ang magkakaibigan para sa 2 days nilang stay sa cabin ni Yu. Excited na si Yu na makasama sa iisang bahay si Sassy. Kahit pa nga inis na inis ito palagi sa kanya ay ayos lang. Sa tingin nga niya ay mas lalong gumaganda si Sassy kapag naiinis ito sa kanya. Kaya mas lalo niya itong iniinis kung minsan. Ang cute lang kasi nito magalit. Pagdating sa cabin ay para laging aso't pusa si Sassy at Yu.
Pero okay lang kayo yon. At least, iniimik ka na siya nito kahit na palagi na lang paangil ito sa kanya. Una muna nilang ginawa ay namingwit ng isda. Pagkatapos ay inihaw nila ang isda na kanilang nabingwit. Sunod nilang ginawa ay naglaro ng badminton at volleyball. Magaling si Sasi sa volleyball, pero si Yu ay hindi gaano. Ayaw pumayag ni Joanne na hindi sila kampi ng boyfriend na si Brian. Kaya naman, napilitan na din si Sasi na kampihan si Yu. Inis na inis si Sasi kay Yu dahil palagi nitong namimiss ang bola. Dahil nga sa inis niya, kaya natatalakan niya si Yu. Si Yu naman ay tuklop palagi kay Sasi. Pero idinadaan lang ni Yu sa biro at matamis na ngiti ang lahat. Sinasadya pa nga nitong magitgit si Sasi para mapalapat ang sarili nito sa dalaga habang naglalaro sila. Hindi kalaunan ay nakahalata na si Sasi sa kalokohan ni Yu. Kaya naman, para makaganti ay tinira niya ang bola na napakalakas patama kay Yu. Halos mabuwal si Yu sa tama ng bola na yun sa tiyan nito. Kaya palihim na tumawa si Sasi nang makita na halos bumaluktot ang katawan ni Yu dahil sa sakit ng tama ng bola. Pero hindi siya nagpapahalata na tumatawa dahil baka mahalata ni Yu na sinadya niya ang pagtama ng bola dito. Pero hindi siya nakaligtas kay Joanne. Kaya naman nung gabi na nasa labas sila habang nakahiga sa latag na blanket at masayang pinagmamasdan ng mga bituin, binuko siya ni Joanne. Abala naman si Yu at Brian sa pag-iihaw ng barbecue, nakakainin nilang apat at pupulutanin. Hoy babae, bakit mo naman pinatamaan ng bola kanina si Yu ha? Kitang kita kita na sinadya mo yun, tapos palihim ka pang tumawa. Pasalamat ka hindi sa baba tumama yung bola, kung hindi basag yun. Natatawang usig ni Joanne. Kakainis kasi, panay ang chancing. Akala ata hindi ko siya nahahalata. Katwiran niya na naiirita pa rin kapag si Yu na ang topic. Ikaw talaga? Hindi ka ba natutuwa na nandito siya at sinusundan ka? Mahal ka ng tao, pero binabaliwala mo lang. Eh hindi ko naman siya inutusan na sundan ako ah. Ay sus, kunwari ka pa. Kinikilig ka rin naman. Bakit kasi ayaw mong pakinggan ang explanation niya, girl? Ayoko nga. Baka magsinungaling lang siya. Eh ano ba kasing gusto mo? Nagpapakumbaba na nga yung tao at mukhang tanga na lagi sa kakasunod sa'yo. Ayaw mo pa rin pansinin. Ang gusto ko, huwag na niya akong gustuhin at mahalin. Diretso ang sagot ni Sasi na ikinapigla ni Joanne. Bakit naman? Nasa kanya na nga lahat, di ba? Aayaw ka pa ba? Kunot noong tanong ni Joanne. Yun na nga, halos lahat nasa kanya na. Kaya mas nakakatakot siyang mahalin. Ikaw nga umamin ka sa akin? Mahal mo ba si Yu o hindi? Kasi kung hindi, eh mas okay pa na ngayon pa lang eh bastidin mo na siya. Huwag kang paasa at pa-fall girl. Ang tagal-tagal nang naliligo sa'yo ng tao, hanggang ngayon wala pa rin siyang linaw dyan sa puso mo. Sasagot pa sana at mangangatwiran si Sasi. Pero biglang dumating si Yu at Brian, bit-bit ang mga inihaw na barbecue at iba pang pulutan at mga beer na iinomin nila. Gumawa din sila ng bonfire para medyo mainit sa tabi nila. Malakas uminom si Joanne at Brian, kaya nga magkasundong magkasundo ang dalawa. Si Yu naman ay mahina sa alak. Si Sasi naman ay namumulutan lang ang nakikipagkwentuhan. Napapansin ni Sasi na panay ang titig ni Yu sa kanya. Kaya bisit na bisit siya dito. Pangiti-ngiti pa ito sa kanya kapag nahuhuli niyang nakamasid sa kanya. Napakagwapo pa naman ito. Kaya naiirita siyang makipagtitigan dito. Chapter 37 With or Without Label. Pre, saan kayo nagkakilala ni Joanne? Seryosong tanong ni Yu kay Brian. Naku pre, doon sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Akalain mong ang awkward ng first meeting namin. Kasi iniwan ako ng girlfriend ko dati na mag-isa doon sa hotel. Nag-away kasi kami,
Kaya yun, hinabol ko siya. Sa paghabol ko sa ex ko, nabundol ko itong si babe sa hallway. Doon na nagsimula ang lahat. Siya ang nag-comfort sa akin. Mahabang kwento ni Brian. Oy, don't get me wrong ha. Niligawan ako niyan. Hindi ako bantay sa lakay. Ikaw, beshe ha. Nakita ko mapanghusga mong tingin kanina sa akin. Promise, nagligawan talaga kami. Depends sa agad ni Joan. Ilang oras naman? Pang-aasar ni Sassy. Kilala niya ang kaibigan. Hindi ito nagpapaligaw. Pag type nito ang lalaki, go agad ito. Kaya nga siguro ayaw ng Kuya Sam niya kay Joan. Kasi masyado na itong modernong Pilipina. Dalagang Pilipina kasi ang tipo ng kuya niya sa isang babae. Minsan pa nga niyang inilakad si Joan sa kuya niya. Pero mariin namang tumatanggi ang kuya niya. Dahil hindi daw nito type si Joan. Kapatid lang daw ang tingin nito sa best friend niya. Grabe ka talaga, best manghusga. Hindi naman oras. 2 days naman. Ang tagal pala. Halos nagbutot balat pala si Brian kahihintay sa sagot mo, no? Napalakak siya sa sinabi. Hay nako, hindi naman kasi kailangan patagalin na gaya ng isa dyan ang paniligaw ng isang tao. Basta mahal mo at gusto mo ang isang tao, go na agad. Ikaw talaga? Biro at ganting pasaring nito kay Sassy. Sa halip na mag-comment ay napakain na lamang ng pulutan na barbecue si Sassy dahil guilty siya. At sigurado siya na sisimula na naman siya ng kaibigan kaka-sermon kapag nag-comment pa siya. Wala kasi itong tigil sa kakausig sa kanya kapag nagsimula. Lalo at medyo lasing na rin ito kanina pa. Panay na nga ang himas nito sa abs ni Brian. Kaya naiilang din siya. Tapos, katabi pa niya si Yu. At ang mas malala pa ay naghahalikan pa ang dalawa sa harapan nila. Kaya napapalunok na lang ng laway si Sassy sa ginagawa ni Joan at Brian sa harapan nila. Napupuna din niya na napapalimit ang inom ni Yu sa beer nito habang pinapanood ang dalawa ni Joan na naglalambingan at naghahalikan sa tapat nila. Hoy bes, lasing na kayo. Pwede ba? Mamaya na yung tukaan nyo. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Palagi na lang kayong ganyan kahit saan. Saway ni Sassy sa kaibigan. Pero tiningnan lang siya ng nakakaloko ni Joan. Inggit ka lang. Yan si Gabayan, bakit hindi mo kasi sagutin para may nilalambing ka rin? Namula naman bigla ang pisngi niya sa sinabi nito. Buti na lang at hindi gaanong maliwanag doon. Lasing ka na nga talaga, bes. Hindi pa, ano ka ba? Mamaya-maya pa kami papasok sa loob. Ang sarap kasi dito sa tabi ng bonfire. Parang ang gusto kong humiga dito sa latag na blanket. Kaso nandyan kayo ni Yu. Pasaring pa nito sabay ngiti. Nakahalata naman si Sassy at Yu. Kaya tumayo na lang si Sassy at lumipat ng pwesto sa upuan sa gilid ng blanket na latag. Ganoon din si Yu. Subalit, tila lalong naging mahalay at mapusok si Joan at Brian nang nakahiga na sa blanket. Kaya ang ginawa ni Yu ay niyaya na lamang nito si Sassy sa likod ng cabin. May porch doon, kaya doon na lamang sila tatambay. Kaysa naman panoorin nila ang dalawa ni Joan sa ginagawa ng mga ito. Binitbit nila ang ilang bote ng beer at ilang pulutan. Wala silang imikan habang komportable silang nakahiga at magkatabi sa dalawang beach lawn chair. Pareho nilang naiisip kung ano kaya ang ginagawa ni Joan at Brian sa tabi ng bonfire. Nakatitig lang sila sa kalangitan at pinagmamasdan ang mga bituin. Hanggang sa nagkalakas na rin ang loob si Yu na magsalita. Tumitikhim-tikhim na panimula ni Yu. Alam mo bang dyan mismo sa pwesto mo ako nakaupo nung nakuha ko ang letter mo sa balon? Wika ni Yu, kaya napalingon dito si Sassy. Talaga ba? Alam mo, naisip ko rin nga kung bakit sa dinami-dami ng tao, sa'yo pa napunta yun. Seryosong sagot ng dalaga. Because we are meant to be? Mabagal at nakangiting sagot ni Yu. You think so? Hindi kumbinsidong sagot naman ni Sassy. Yeah, ikaw lang naman kasi ang may ayaw sa akin eh.
kahit na obvious naman na meant to be tayo. Bakit mo ba ako gusto? Hindi ko rin alam. At hindi lang kita gusto, Sasia. Mahal kita. Paalala nito. Kaya napangisi si Sasi bigla. Paano si Kelly? Bigla ang tanong niya. She's married with a kid. Remember? Really? Pero ano yung nakita ko sa garden? Lakas loob na tanong niya. Siya na ang nagsimula sa topic na matagal nang gustong ipaliwanag niyo. It's nothing. Kinukumbinsin niya ako na balikan ko siya. Sabi ko ayoko na. Dahil hindi ko na siya mahal at ikaw na ang mahal ko. Pero ayaw niyang maniwala kaya hinalikan niya ako. Akala niya ay ako pa rin yung dating yun na hahamakin ang lahat para lang sa kanya. Di ba may asawa na siya? Bakit bumabalik pa siya sa'yo? Oo. Pero sabi niya may problema na daw ang marriage nila ni Denver. Sabi ko, kailangan nilang i-fix at i-save ang marriage nila para sa anak nila. Umiiyak siya kasi nagsisisi siya na pinagpalit niya ako kay Denver. Paliwanag nito. Sana Sasi, hindi mo ako basta-basta iniwasan. Alam mo bang hindi ako masyadong nakakatulog simula nang iniwasan mo ko? Sobrang sama ng loob ko nang malaman ko na nandito ka pala. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Para akong asong ulo na sinusundan ka sa mga pinupuntahan natin sa Manila at sa Quezon. Pero hindi kita matagpuan. Nagtatampong dugtong pa nito. Ba't naman ako magpapaalam sa'yo? Hindi naman kita boyfriend. Exactly. Hindi mo ako boyfriend. Kaya nasasaktan ako na binabaliwala mo ko. Akala ko kasi kaibigan mo rin ako. Mahal na mahal kita, Sasi. Sana naman paniwalaan mo ko. Handa akong maghintay hanggang sa maging ready ka ng mahalin ako bilang isang lalaki. Pero sana naman, huwag mo akong baliwalain. Kahit hindi bilang isang manliligaw, pero bilang isang kaibigan mo. Miss na miss ko na yung dating tayo. Alam mo ba yun? Malungkot na sagot nito na nagpaantig sa puso ni Sasi. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Sorry din kung iniwasan kita. Ayoko na kasing masaktan na naman. Mahal kita. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya sana, magtiwala ka lang sa'kin. Sinserong sagot ni Yu, sabay haplo sa pisngi ni Sasi. Tumango lang si Sasi at nginitian ito. Ilang minuto din silang walang salitaan. Magkadikit lang ang inuupuan nilang dalawa. Kaya naman, hindi nila namamalayan na nagdidikit na rin ang kanilang mga binti at paa. Maya-maya pa ay lakas loob at dahan-dahang ikiniskis ni Yu ang paa nito sa mga paa ni Sasi. Nakiliti si Sasi sa ginawang iyon ni Yu hanggang sa nagkatinginan sila. Sa kanilang tinginan ay mahahalata naman ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Natatakot lang talaga si Sasi na lagyan ng label ang relasyon nila ni Yu. Dahil baka bigla-bigla ay iiwan rin siya at ipagpalit ni Yu sa iba. Lalo pa nga at may umiiksena na naman na Kelly sa binata. Alam niya kung gaano kamahal ni Yu si Kelly noon. Kaya hindi siya naniniwala na wala na itong natitirang pagmamahal sa ex nito. Nakita rin niya na ginantihan ni Yu ng halik noon sa garden si Kelly at niyakap pa nito ng mahigpit. Kaya hindi pa rin siya kumbinsido na wala nang magiging continuation ang paghahabol na yun ni Kelly kay Yu. Mahirap kalabanin ang 10 years na relasyon ng dalawa. Kaya alinlangan pa rin siya na pagbigyan ang puso na mahalin si Yu. She doesn't want to end up loser and heartbroken again. Maya-maya pa ay naramdaman ni Sasi na inilalapat na ni Yu ang labi nito sa labi niya. Hindi niya na na-realize na kanina pa pala siyang nakatitig sa binata habang isip niya ay naglalakbay sa ideya na baka masaktan lang siya ni Yu sa bandang huli. Hindi lang iyon ang isang beses na tinangka ni Yu na halikan siya. Pero ito ngayon ay mas mainit at marubdob. Hindi alam ni Sasi kung bakit hindi niya itinutulak si Yu. Sa halip ay pumatak bigla ang kanyang mga luha sa hindi malamang dahilan habang hinahagkan siya nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata.
Naramdaman niya na bumitiw si Yu sa paghalik sa kanyang labi upang punasan ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga bisngi. Ilang segundo pa ay muli siyang hinalikan ni Yu at ni Yakap. Para silang magkasintahan, ngunit hindi naman. Hanggang sa naputol ang muli nilang pag-iisang labi dahil biglang tumunog ang cellphone ni Yu. Nagkatinginan na lamang silang dalawa at nagkangitian sa isa't isa. "Please, answer that call." Malambing na wika ni Sasi dito. "Are you sure?" paniniguro ni Yu. "Oo naman, dito lang ako. Sige na, baka importante yan." Makailang minuto ng pakikipag-usap sa tumawag ay nagbalik na muli si Yu sa tabi ng dalaga. "Okay ka lang ba?" nag-aalala lang tanong nito kay Sasi. "Of course. Ikaw ba? Okay ka lang ba?" "Oo naman. Kasi kasama kita." Sorry nga pala kanina. I wasn't myself." Nahihiyang paumanhin nito. "It's okay. No worries." Pakiramdam niya ay ang init-init ng buong mukha niya dahil na-realize na kakahiya ang ginawa nila kanina ni Yu. "So, anong ibig sabihin noon, Sasi?" Yun? Wala yun. Nadala lang din kasi ako sa'yo." Tanggi niya na pinamumulahan ng pisngi. Nahihiya kasi siya kayo talaga. Baka pag-isipan siya nito ng kung ano-ano. "Ganun ba? Para sa akin kasi importante ang mga halik na yun. It means a lot to me, Sasi. Alam mo yan. Mahal kasi kita. Ako ba mahal mo rin?" Sinsero at lakas loob na tanong nito, kaya napaubo si Sasi bigla. "Ha? Tara na sa loob. Siguro naman tapos na yung dalawa." Uutal-utal at natatarantang sagot niya sa binata. Teka, umiiwas ka na naman ba sa akin?" Natatawang wika nito. "Hindi ah. Ang point ko lang, lumalamig na dito. Kaya tara na sa loob." "Mamaya na, payakap na muna ako. Saka nakita ko nandoon pa yung dalawa sa labas, nakatulog na ata." Lambing nito sa dalaga. Aba, at umaabuso ka na, rich kid ha?" Singhal niya dito. "E namiss kasi kita talaga, ikaw naman kasi umiwas ka pa sa akin. Kaya ngayon, para akong bubblegum na didikit na talaga sa'yo." Katwiran pa nito, sabay yakap na mahigpit kay Sasi. Ramdam naman kasi nito na mahal din ito ni Sasi. Hinayaan naman ito ni Sasi na yumakap lang sa kanya. Hanggang sa nakatulog na silang dalawa sa pwesto nila na magkayakap hanggang umaga. Pagising nila ay nagtaka sila dahil may kumot na silang dalawa. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng cabin, ay masayang nagluluto ng agahan si Joanne at Brian. "Good morning! Mukhang maganda ang tulog niyong dalawa." Bungad ni Joanne na may nakakalokong tingin at ngiti kay Yu at Sasi. Sabay kumanta pa ito ng kanta ng "Tulak ng Bibig, Kabing ng Dibdib" ni Jolina Magdangal. "Maginaw ba sa labas, pre?" Ngising-ngising segunda pa ni Brian. "Ha? Hindi naman." Maiksing sagot ni Yu, sabay sulyap at ngiti kay Sasi. Sabay-sabay silang kumain ng agahan, pero ang naghugas ng pinagkainan nila ay si Sasi at Yu naman. Pagkatapos mag-agahan, ay naglakad-lakad sila sa kagubatan na nasasakupan ng property ni Yu. Panay ang tukso ni Joanne kay Sasi, dahil magka-holding hands pa sila palagi ni Yu na naglalakad. Panay din ang alalay ni Yu sa dalaga. Kinagabihan ay kinastigo na naman ni Joanne si Sasi base sa mga nakikita nito na ikinikilos ni Yu at Sasi. "Beshi, kayo na ba ni Yu? Anong nangyari sa inyo kagabi dun sa likod?" Usig ni Joanne sa namumula ang mukha ng kaibigan. "Hindi pa. Ano ka ba? Para nakayakap lang yung tao. Huwag mo nga akong igaya sa'yo." Natatawang depensa niya. "Ay sus! Kaya naman pala noong madaling araw ang higpit ng yakap mo kayo.
Kahit ang sikip-sikip ng hinihigaan niyo na chair, pinagkasya niyo talagang dalawa ang sarili niyo doon. May kwarto naman sa loob. Patuloy pa rin panunokso nito. Ikaw talaga? Puro ka mali siya. Wala lang yun. Nag-usap lang kami kagabi at nagpaliwanagan. Tapos, hindi na niya naituloy pa ang sinasabi. Tapos ano, may nangyari ba sa inyo na hindi namin namamalayan, ha? Sira, wala no. Eh ano nga? Yun, hinalikan niya ako at niyakap. Yun lang yun, ha? Hindi kami kagaya niyo ni Brian na malilibog. Ay sus, ang boring naman. So, kayo na nga niyan. Kasi yung Virgin Mary kong best friend, nagpahalik na at nagpayakap na. At natulog pa katabi ng lalaki. So, ibig sabihin, may label na kayo. Excited at kinikilig nitong sabi. Hindi pa nga kami. Mariing tanggi ni Sasi. Ano kaya yun? Ikaw ha? Umiira na naman yung pa-follow dun sa isa. Tapos bigla mong iiwasan. Hindi ka naaawa dun sa tao? Nagpahalik ka na nga at nagpayakap sa kanya at lahat-lahat. Hindi pa rin kayo. Eh, hayaan mo na ako. A no-label relationship sets you free. No expectations, no responsibility, no pressure. At saka, I still have fears and doubts about commitment right now. Alam mo yan. Paliwanag niya na ikinalaki ng mga mata ni Joanne. What? Beshi, ikaw ba yan? So, anong ibig mong sabihin sa inyo ngayon? Situationship, ganon? Walang label, not quite official, but something definitely more than friends? Oy, baka naman isa ka na rin sa mga nauuso na friends with benefits, ha? Ikaw, ha? Mas malala ka pa sa akin. Never ko naranasan yung friends with benefits na yan. Tumigil ka, girl, sa ganyan, ha? Nakakalokong tukso nito. Sira ka talaga. Hindi ako ganyan, no? I'm still confused pa kasi sa nararamdaman ko sa kanya. Oo, aminado ako, mahal ko na siya. Pero may part sa utak ko na sinasabi na wag muna siyang mahalin. Kaya I will just go with the flow na lang muna until I drown and completely feel that I love him without any fear and doubt. Hindi naman kailangan madaliin ang pagsagot sa manliligaw, lalo't hindi pa tayo handa sa isang relationship. Ewan ko sa'yo, ang arte mo? Nasambit na lang ni Joanne. Pag yan nagsawa sa'yo, kahihintay. Huwag kang iiyak na naman sa'kin, ha? Baka sabihin mo naman magpalipad ulit tayo ng lobo. Baka may ulit na makakakuha ng letter mo. Sermon pa nito. Hay nako, huwag mo na nga lang problemahin ang decision ko. Basta, hayaan mo na lang ako sa gusto ko. If he's willing to wait, wala magiging problema, okay? Whatever. No worries. I'll tell you when I'm certain that I love him. Kaya wag mo na akong problemahin. Tatawa-tawang sagot lamang niya kay Joanne. Doon na muli natulog si Sasi sa cabin ni Yu. Kahit naman magkatabi sila natulog ni Yu sa iisang kama, magalang naman si Yu sa kanya hanggang umaga. Ginigiit ni Yu na sa sahig na ito matutulog. Pero naaawa naman siya dito. Kaya pinatabi na rin niya ito sa kanya. Basta, wag lang itong kikilos ng masama. Dahil naninipa siya at nanununtok ng manyakis kahit natutulog pa siya. Nang matapos ang 2 months vacation ni Sasi sa US, ay nag-volunteer si na Joanne at Brian na ihatid siya sa airport. Pero laking gulat nila nang sinabi ni Yu na sasabay na rin ito sa kanila. Akala kasi nila ay magtatagal pa ito sa bakasyon nito sa US. Kaya naman, umamin din ito sa 3 na si Sasi lang naman talaga ang pakay nito sa US kaya siya napasunod dito nang wala sa oras. Lalo pang nagulat si Sasi nang biglang umupo sa tabi ng upuan niya sa eroplano si Yu. Hindi niya akalain na pati sa mahabang biyahe ay magkakasama pa silang dalawa. At dahil nga antukin si Sasi sa biyahe, palagi niyang tinutulugan si Yu. Si Yu naman ay feel na feel palagi ang pagdantay ng ulo ni Sasi sa kanyang balikat. Pinipicturean pa nga nito palagi ang dalaga kapag natutulog para may souvenir siya na magkasama sila sa biyahe.
Isang araw lang umuwi si Sassy sa Quezon dahil kailangan na agad niyang magbalik sa trabaho ng Lunes. Masyado nang mahaba ang 2 months vacation na ibinigay sa kanya ng company, kaya kailangan niyang bumawi sa complete attendance. Samantala si Yu naman ay next stay muna sa Manila habang wala pang ibang project si Sassy sa malayo. Simula nang makabalik sila ni Sassy sa Pilipinas ay naging active na ulit si Yu sa Facebook. Proud kasi siya na i-upload ang pictures nila ni Sassy sa Missouri at sa biyahe nila na magkasama. Ang huling ang upload ni Yu ay selfie nila naka-holding hands niya si Sassy. Pero kamay lang ni Sassy ang kita at siya. At ang isa ay selfie niya sa eroplano na nakadantay sa balikat niya ang malaanghel na si Sassy habang natutulog. Nilagyan pa niya iyon ng caption na, "This cherubic girl has no idea of the amount of happiness she brought into my life. When you are next to me, every little thing seems wonderful. Because of you, I restore my broken heart. I love you, sleepyhead." Nang makita ng kapatid ni Yu na si Jana ang upload na yon, agad nitong sinabi sa mommy at daddy nila ang upload ni Yu na iyon. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Yu dahil sa wakas ay nagkaayos din sila ni Sassy. Kahit na nga hindi pa rin sila tunay na magkasintahan, ay ayos lamang daw. Ang mahalaga ay hindi na sila nag-iiwas ang dalawa. Sa kabila ng kasiyahan ng lahat ng kaibigan at kapamilya ni Yu at Sassy para sa kanila, may isang tao namang nagngingit-ngit sa inis nang makita ang post ni Yu sa Facebook. Naging friends na ulit kasi sila ni Yu sa Facebook simula nang makita ulit sila sa anniversary ng West Builder. Inaccept naman ni Yu ang friend request ni Kelly dahil hindi na siya bitter sa past nila at wala na siyang nararamdaman pa kay Kelly. Chapter 38. Rude. Ningit sa kaalaman ni Sassy, panay palagi ang message ni Kelly kay Yu. Nagpaparamdam ito palagi dito at naghahabol. Hindi nga lamang ito pinapansin ni Yu. Kung nag-iba na ang treatment ni Kelly kay Sassy simula nang malaman nito na naniligaw sa dalaga si Yu, ngayon ay naging mean na talaga si Kelly kay Sassy mula nang bumalik siya galing sa bakasyon kasama si Yu. "Aba, ayos engineer ah. May pabulaklak na naman sa'yo si Architect Yu. Pero bakit wala nang harana?" Kuna ni Senon sa bulaklak, nakaka-deliver lang kay Sassy. "Nako, Architect. Sinabi ko kay Yu na wag na niya akong ipapaharana ulit. Nakaka-istorbo sa inyong lahat dito sa office." Nakangiting katwira niya habang inaamoy ang isang bukay ng rosas na galing kay Yu. "Sayang naman. Ang ganda pa naman ng boses nang palagi nagde-deliver ng bulaklak na yun sa'yo. Siya nga pala, noong birthday ni Yu, nagpunta kami ng tropa sa Quezon. Nakilala ko ang mama mo. Saka nakita ko rin yung ex mo na si Greg. Andun din kasama yung kaibigan niya. Ang ganda pala ng mama mo. Kaya pala naman may pinagmanahan ka. Ang kuya mo ang gwapo rin ha." "Thank you. Nako, maganda talaga si mama at maalaga. Pero wag nga lang atakihin ng pagka-armalite ang bibig niya." Natatawang sagot niya, sabay na pag nang hawak na bulaklak sa table niya. "Nako, ganyan din ang mama ko pati asawa ko. Nga pala, hindi mo pa nakikilala ang asawa ko, no?" "Hindi pa nga. Di ba sabi mo nasa Canada na branch siya?" "Oo, at nakabalik na siya. Kinukumusta nga si Yu. Pinakita ko yung post ni Yu na kasama ka. Nako, tuwang-tuwa siya para sa inyong dalawa. Mamaya lang nandito na yon, ipakikilala kita sa kanya." "Oh, bakit hindi mo siya kasabay pumasok?" "Eh kasi may ginawa pa akong design kanina na kailangan kong tapusin. Teka, eto na pala siya." Nakangiting sagot nito kay Sassy, sabay baling ng tingin sa asawa nang makita na pumasok na ito sa pintuan ng opisina nila. "Ma, halika. Ipapakilala kita kay Engineer Sassy." "Engineer, ito nga palang napakaganda kong asawa, si Engineer Ivy." "Ma, si Engineer Sassy, girlfriend ni Architect Yu." Tawag nito sa asawa at pakilala sa dalawa. "Hi, Engineer.
Alam mo bang lagi kang kinakwento nitong asawa ko sa akin? Kayo palang magiging magkatin ngayon. Alam mo, tama ang asawa ko. Ang ganda-ganda mo nga pala talaga. Puri nito kay Sasi. Ay, salamat po. Hindi naman po masyado. Sabi po pala ni architect, kilala niya daw po si Yu. Nahihiya na natatawa ang sagot niya kay Ivy. Ay nako, oo. Tinawagan ko nga siya kagabi. Kasi nakita ko nga yung post niyong dalawa sa Facebook. I'm so happy for both of you. Ah, hindi pa naman po kami. Naniligaw pa lang siya sa akin. Well, sa post niya mukha namang in love siya sa'yo. Kaya ako nang nagsasabi sa'yo, hindi ka nagkamali kay Architect Yu. Teka, ano bang post niya? Hindi kasi ako nag-open ng Facebook matagal na eh. Pagtataka ni Sasi, napakunot ang noo niya. Tingnan mo na lang kasi. Pero may isang angry reaction doon kaya wag mo na lang pansinin. Bitter lang yun. Sabad ni Zenon, kaya nahampas ni Ivy ang dibdib ng asawa dahil nakita nitong palapit na sa kanila si Kelly. May dala itong kape. Medyo tumabi ng pwesto ang mag-asawa dahil dadaan si Kelly. Si Sasi naman ay nagkukuting-ting ng cellphone niya kaya hindi niya napansin na paparating na si Kelly sa pwesto nila. Nakangiti pa si Sasi habang ino-open ang post ni Yu sa Facebook na sinasabi nila Zenon. Ngunit napawi ang ngiti niya nang biglang may bumangga sa kanya at bumuhos na kape sa bandang dibdib niya na hindi na masyadong mainit. Shucks! Sambit ni Sasi nang biglang mabuhusan ng kape ang damit niya. Pagtunghay ng ulo niya ay si Kelly pala ang bumangga sa kanya. Oops! Sorry engineer, I didn't mean it. Maarteng wika ni Kelly, ngunit may plastic ng ngising aso sa labi. Okay lang, magpapalit na lang ako ng damit. Mahinahong sagot niya na hindi man lang mababakas sa mukha na may inis ito kay Kelly. Okay, sorry again. Next time, huwag kayo sa may daan tumambay. Sarkastiko ang pahabol pa nito, sabay lakad patungo sa table nito. Nang nasa table na si Kelly, ay to the rescue naman ang mag-asawa ni Zenon at Ivy kay Sasi. Sinamahan pa ni Ivy si Sasi sa locker room upang magpalit ng damit. Engineer, okay ka lang ba? Ganyan ba sa'yo lagi si Kelly? Kunot noong tanong ni Ivy habang inaabangan siya na matapos magbihi sa isang changing room cubicle sa loob ng locker room nila. Oo, okay lang ako. Salamat sa pagsama dito. Pasasalamat niya kay Ivy nang makalabas na siya ng cubicle. Ah, hindi naman siya ganyan dati. Pero mula nang nalaman niya na naniligaw sa akin si Yu, nag-iba na ang treatment niya sa akin, lalo na ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit siya ganyan. Dati naman ang bait-bait niya sa akin. Pasalamat na nga lang ako at hindi na kami magkatim noon ngayon. Mahabang dugtong pa niya. Hay nako, umiwas ka na lang sa kanya. Malamang bitter yun dahil ikaw na ang mahal ni Yu. Sabi kasi ni Zenon, tuluyan na daw siya nag-file ng divorce sa kasi Denver. Kasi hindi na daw kinaya ang ugali ng isa't isa. Tapos si Denver, may babae daw sa Malaysia. Siya kasi eh, sinayang niya si Yu. Payo at kwento nito. Ganun ba? Eh ba't ako ang pinag-iinitan niya? Hindi ko naman inagaw sa kanya si Yu. Saka kahit isaksak pa niya sa baga niya si Yu, I don't care. Hindi ko pa naman siya boyfriend. Medyo inis na sagot niya. Nako, wag mong sukuan agad si Yu. Kawawa naman siya. Alam mo bang sa Canada pa lang problemado na yon dahil kay Kelly? Kala ko nga hindi na yun makaka-recover. Pero sabi niya sa akin kagabi, ikaw nga daw ang tumulong sa kanya para makalimutan si Kelly at maghilom na rin ang sakit ng puso niya. Si Kelly ba yung nag-angry reaction sa post niyo kagabi? Tanong ni Sasi. Tumangon naman agad si Ivy. Napailing na lang si Sasi sa nalaman. Nasundan pa ng nasundan ang pagiging mean ni Kelly kay Sasi. Pero hindi niya ito pinapatulan. Bagkos ay naaawa pa nga siya kay Kelly dahil nawalan ito ng asawa.
iniisip na lang niya na baka epekto lang ng pag-iwan ng asawa kaya ito nagkakaganon. Lalo pa ngang naging parang obsessed si Kelly kay Yu nang napadalas ang pagsundo at hatid ni Yu kay Sassy sa trabaho. Ngayon kasi ay pumapasok na ng lobby ng West Builder si Yu para hintayin si Sassy. Kaya naman halos magwala si Kelly sa inis kapag nakikita nitong magkasama ang dalawa ni Yu at Sassy. Medyo may kakapalan pa ng mukha si Kelly dahil talagang palagi nitong sinusundan si Sassy kung saan-saan para lang inisin. At ngayon nga ay pakunwari nitong aksidente na nakita si Sassy na nakatambay sa isang cafe. Engineer Sassy, nandito ka rin pala. Mapagkunwaring bati ni Kelly, nahalata naman ni Sassy ang kaplastika nito sa ngiti. Architect, ikaw pala yan. Sagot niya na may malaanghel ng ngiti na lalong ikinainis ni Kelly. Teka, wala tayo sa office ha? Huwag mo akong tatapunan ng kape. Dito kasi baka patulan na kita kahit mag-viral pa tayo sa buong mundo. I don't care. Birong totoo pa niya dito. Wow, relax. Alam mo, hindi ko naman sinasadya yung mga yon. Nagkakataon lang na humaharang ka palagi sa dinadaanan ko. Teka, pwede bang makishare dito sa table mo? Wala ka namang kasama, di ba? Maarteng tanong nito, sabay upo sa upuan, kahit hindi pa nakakasagot si Sassy. Kahit naman tumanggi siya, wala na siyang magagawa dahil nakaupo na si Kelly sa tabi niya. Bakit ka ba nandito? Para ba inisin ako or what? Tahas ang tanong ni Sassy dito. Wala naman. Namiss ko lang kasama ka magkape at kakwentuhan. Just like the old times. Papagkunwaring sagot nito, sabay ngiti ng peke sa kausap. Sino bang nagbago sa ating dalawa? Di ba ikaw? Well, people change. Ikaw kasi eh, sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, siyo pa ang nilapitan mo. Diretsahang sagot ni Kelly, sabay taas ng kilay. Yun ba? Hindi ko naman siya pinilit na lumapit sa akin. Siya ang parang bubble gum na dikit ng dikit sa akin. Sabi nga niya, he will stick with me like a bubble gum. Kaya anong magagawa ko? Mahirap namang alisin ang dikit ng bubble gum, di ba? Sarkastikong sagot niya, sabay ngiti rin na may pagkukunwari kay Kelly. Alam mo, engineer, ganyan din siyo sa akin nun. Kaya nasisiguro ko na babalik din siya sa akin. Pagmamalaki pa nito na may himig ng babala. Teka, di ba break na kayo? Kasi niloko mo daw siya. Natatawa ang sagot naman ni Sassy na idiniin pa ang huling kataga. Mahal ako na Yu at mahal ko din siya. Kaya pwede ba umalis ka na sa buhay niya? Inis na ang sagot ni Kelly. Nawawala na ang hinahaw nito sa tono. Mukhang napipikon na. Bakit hindi siyang sabihan mo na umalis sa buhay ko? Tingnan lang natin kung aalis nga siya para sa'yo. Saka may asawa ka na, di ba? Yung best friend niya noon? Pangiinis pa niya. Kitang-kita niya ang bigla ang pamumula ng tenga ni Kelly dahil naka-ponytail ito. Wala na akong asawa. I'm already free. Kaya malaya na kami ni you. Malaya ko na siya makukuha sa'yo. Kaya huwag kang hara-hara sa daan ko, okay? Wow, nakakatakot ka naman. Sayong-sayo na si you. Kahit isaksak mo pa siya sa baga mo. Pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Sinisira mo ang pagkakape ko. Para kang itong kape ko, mapait ang lasa. Next time talaga hindi na ako o-order ng ganitong kape. Ang pait pala. Lakas loob na taboy at makahulog ang biro ni Sassy dito. Hindi pa tayo tapos, engineer. Binabalaan kita. Ibalik mo kung ano ang sakin. Galit na banta ni Kelly na tinawanan lang naman ni Sassy. Whatever. Maiksing sagot ni Sassy na may nakakalokong ngisi pa. Sa inis ni Kelly ay agad-agad itong lumabas ng cafe at sumakay ng kotse nito na nanggagalaiti. Pag-alis nito sa parking lot ng cafe, ay siya namang dating ni Yu. Ito pala ang hinihintay ni Sassy.
Pagkapasok na pagkapasok pa lang ni Yu sa cafe, ay napuno na agad nito na malungkot si Sassy kaya kinomfort nito agad. Okay lang ako. May iniisip lang ako. Teka, ang bilis mo naman ata nakarating dito. Nag-overspeed ka ba mag-drive? Wika niya para hindi na siya kulitin at lambingin pa ni Yu. Hindi ah. Kasi nung tumawag ka, papasok na ako ng Manila. Kaya nakarating agad ako dito. Teka, may trabaho ka ba bukas? Kung wala, hihintayin na kita. Sabay na tayong bumalik ng Quezon. Pagmamagandang loob ni Yu. Meron akong pasok bukas. Ngayon lang ang day off ko. Kaya mamaya, pagkatapos nating mag-usap, umuwi ka na rin sa Quezon. Baka gabihin ka sa daan. Giit niya sa binata. Pwede bang sa bahay mo na lang ako matulog? O kaya dun ka na lang sa studio matulog? Sige na, ipagluluto kita ng dinner. Miss na kasi kita. 1 week kitang hindi nakita at nakasama eh. Lambing ni Yu sa dalaga. Kaya napangiti si Sassy, pero agad din niyang binawi ang ngiti. Kahit naman kasi walang label ang relasyon nila ni Yu, malaya pa rin siyang nalalambing ito at nagagawa ng mga bagay na parang tunay na magkasintahan. Except lang sa sex and necking and petting. Sa pisngi lang siya, nahahalikan nito at sa noo. Minsan niyayakap siya ni Yu, pero hanggang doon lang. Hindi rin nakikipag-date si Sassy sa iba. Dahil kontento naman siya kay Yu, kahit na hindi pa sila official. Ika nga ng best friend niya na si Joanne, ay situationships daw ang meron sila ni Yu. Pero napagtanto ni Sassy, na marahil kaya hindi mawala ang doubt niya na sagutin si Yu ay dahil nga darating ang pagsubok na ito sa kanila. Si Kelly na wala nang ginawa kundi sirain palagi ang araw niya nang dahil lang sa paghahabol kay Yu. Wag na, gusto ko rin magpahinga. Katwira ni Sassy. Eh hindi naman kita guguluhin sa pamamahinga mo. Gusto ko lang naman makasama ka. Kaya sige na. Payagan mo na ako. Pamimilit pa rin at lambing ni Yu. Ayoko nga. Ano ka ba? Hindi naman kita boyfriend para sa bahay ka matulog. Bakit? Kapag ba mag-jowa lang, saka pwedeng makatulog sa bahay ng girlfriend nila? Saka dati mo pa naman ako pinapayagan matulog sa bahay mo. Minsan sa studio ka rin natutulog. Bakit ngayon ayaw mo na? Hindi naman kita tinatabihan sa room ah. Gusto ko lang talaga na babantayan ka. Malambing na sagot ni Yu. Ewan ko sa'yo. Basta umuwi ka na. Okay, sige na nga. Hindi na kita kukulutin. Baka magalit ka pa sa'kin. Pero ano bang sasabihin mo sa'kin? Kumbinsidong wika na lamang nito. Sandaling tumahimik si Sassy. Pero kinulit lang siya lalo ni Yu. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Sassy na sabihin kay Yu na nagiging mean na si Kelly nang dahil dito. Lakas loob niyang sinabihan si Yu na tumigil na sa panliligaw sa kanya dahil kay Kelly. Kagabi nga bago lumabas ng trabaho si Sassy ay sinadya na naman siyang tapunan nito ng tubig. Palagi siyang ganon. Nagkukunwari na hindi napapansin ng kasalubong. Samantalang si Sassy lang naman ang ginagawa nito ng ganon. What do you mean? Binabasted mo na ba ako? Mahinang tanong at paglilinaw ni Yu. Tumango lang si Sassy, kaya napangiti si Yu, pero masama ang loob. Sassy, bakit ka ba nagpapa-apekto kay Kelly? Panong hindi? Eh palagi na lang niya akong iniinis sa tuwing nagkakasama kami sa opisina, at dahil yun sa'yo. Pwede ba kausapin mo yung ex mo at tantanan niya ako? Alam mo bang kakaalis lang niya dito kanina? Kung binuhusan na naman niya ako ng kape kanina, hindi ko talaga siya uurungan. Ayoko lang siya patulan kapag nasa office kami bilang respeto sa company at sa boss namin. Inis na sagot ni Sassy. Hindi ako papayag na babasta din mo ako dahil lang kay Kelly. Give me another reason to reject me, but not that. Napaka-shallow na rason yan, Sassy. Giit pa rin ni Yu. Ayoko ng gulo, Yu. Okay? Tahimik ang buhay ko. Kung magugulo lang ang buhay ko nang dahil sa'yo,
Pwede ba layuan mo na lang ako? Magsama kayo na ex mong may sapak na ata sa utak. Giit din niya na bigla ang napasandal sa upuan, saka pinag-cross ang mga braso dahil sa inis. Kakausapin ko siya para tigilan ka na niya. Para saan? Para mas lalo siyang maging rude and mean sa akin kapag nakikita kami? Baka hindi na lang pagbuhos ng kape at tubig ang gawin nun sa akin kapag kinausap mo yun. Nagtataka nga ako kung bakit nagmahal ka ng ganun pag-uugali. Daig pa niya ang batang kalye na nagsasolvent ko umasta. Basta, ako ang bahala sa kanya. Huwag mo naman akong iwan ang dahil sa kanya. Please? Wala namang tayo, Yu. Kaya bakit hindi ako magdadalawang isip na iwan ka? Kaysa naman palagi na lang akong pinagdidiskitahan ng ex mo. Umuwi ka na. Aalis na ako. Madami pa akong gagawin. Pagmamatigas ni Sasi, sabay irap kay Yu. Ayoko. Iahatid kita at sasamahan kung ano mang gagawin mo. Wag na. Baka maboring ka lang at makita ka pa ng ex mo na kasama ko. May pagka-stalker pa naman yun. Kung nasan ako, bigla na lang sumusulpot. Hindi na lang asikasuhin ang anak niya kaysa ako ang sundan ng sundan. Pagkasabi nun ay tumayo na si Sasi at iniwan si Yu na nakatigalgal. Hindi pa rin ito makapaniwala na binastad siya ni Sasi ng ganun-ganun na lang. Ramdam naman niya na mahal din siya nito. Pero bakit ganun? Parang ang dali-dali para dito na basta din siya ng dahil lang kay Kelly. Chapter 39 Resign. Iginalang ni Yu ang gusto ni Sasi. Hindi niya ito sinundan. Pero pinuntahan niya sa bahay si Kelly upang komprontahin sa mga pinagagawa nito kay Sasi. Pagkakita nito kay Yu, ay agad nitong pinapasok ang binata sa loob ng bahay at sinunggaba ng halik. Pero mariing pumalag si Yu kaya napahiya si Kelly. Bakit ka pa nagpunta dito kung ayaw mong halikan kita? Inis na tanong ni Kelly. Ano bang pinagagawa mo kay Sasi? Wala naman siyang ginagawa sa iyong masama, di ba? Mahal ko yung tao. Mahirap mang tanggapin yun? Irritable ang kastigo niya. So, nagsumbong na pala siya sa'yo. Mahinahong sagot ni Kelly, pero tumataas ang kilay. Yu, 10 years naging tayo. Kulang na nga lang sa atin kasal, di ba? Pero bakit biglang nawala ang pagmamahal mo sa akin ang dahil lang sa kanya? Bakit hindi mo itanong yan sa sarili mo, Kelly? Sarcastic ang sagot niya na masama ang tingin dito. Wala na nga kami ni Denver. We already divorced. Why can't we be together again? Mahal na mahal pa rin kita, Yu. Handa akong gawin ang lahat, maibalik lang ang pagmamahal mo sa akin. Hindi na kailangan, Kelly. You deserve someone better than me. Yung kaya kang mahalin ng buong buo. Mahal ko si Sasi at walang makakasira nun. Kaya don't you ever touch her again. Babala niya. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. I'm sorry, Kelly. I'm done with you. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo noon at nagsisisi ako kung bakit minahal kita noon. I'm just so thankful na wala ka na sa buhay ko. Na hindi ikaw ang napangasawa ko. I'm so thankful to God because He saved me from the wrong person like you. Seriously? Maiksing sambit lang ni Kelly. Oo, seriously. Pero alam mo, nang dahil sa ginawa niyo sa akin ni Denver, nakilala ko si Sasi. Nahanap ko ang babaeng naging gateway ko para mamulat sa katotohanan na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko. Siya din ang naging daan para maging masaya ko ulit. Kaya please lang, tigilan mo na si Sasi. Pakiusap niya, pero may gigil. Dahil sa pagkumpranta niyo kay Kelly, lalo lamang itong nagngalit sa inis kay Sasi. Kaya naman, hindi nito titigilan si Sasi hanggat hindi bumabalik dito si Yu. Samantala, pagkagaling ni Yu kay Kelly ay dumiretso na siya sa bahay ni Sasi upang suyuin ang dalaga. Subalit tiniis siya ni Sasi na hindi pagbuksan ng pinto.
hanggang inabot na nga ito ng umaga sa labas ng bahay. Paglabas ni Sasi ng bahay kinaumagahan, ay bumungad agad sa kanya ang kotse ni Yu. Nakita niya na nakatulog na sa loob ng kotse ang binata. Pero hindi man lang niya ito kinatok sa loob upang gisingin. Dumiretso lang siya sumakay ng taxi upang pumasok na sa trabaho. Pagbaba niya ng taxi, sa harap ng building ng West Builder, ay halos atakihin siya sa puso. Dahil akala niya ay tuluyan siyang babanggain ng humaharurot na kotse ni Kelly. Pero agad nitong inapakan ang brake. At parang may sayad na dumungaw sa bintana ng kotse upang tanungin si Sasi kung okay lang ba ang dalaga. Halos 2 inches na lamang ata ang gap ng kotse nito sa katawan ni Sasi. Kaya halos atakihin talaga siya sa puso sa ginawang yun ni Kelly. Nasaksihan ng gwardiya ng West Builder at ng iba pang katrabaho nila ang ginawang iyon ni Kelly. Pero sadyang may sayad na ata si Kelly dahil dinahilan nito na si Sasi ang nakaharang sa daan. Mabuti na lang daw at nakapagpreno agad ito. Dahil likas namang mabait si Sasi, kaya hindi na niya pinatulan pa ang isip bata na style ni Kelly. Alam niyang tinatakot lang siya ni Kelly dahil sa inggit at paghahabol kay Yu. Kaya nga kahit sinasabihan siya ng mga katrabaho niya na ipablotter si Kelly, ay hindi niya ginagawa. Dahil kapag ginawa niya yon, ay baka tuluyan na siyang banggain talaga ni Kelly sa susunod. Lingid sa kaalaman ni Yu, may balak na talaga si Sasi na mag-resign sa West Builder simula nga nang sumiklab ang alitan nila ni Kelly. Matagal na siyang inaalok ni Greg at Nita na tanggapin na ang job offer ng business partner ng mga ito sa Thailand. Isa din itong Filipino na business partner ng dalawa sa negosyo ng mga itong photo studio. Highly recommended ni Greg at Nathan si Sasi sa partner ng mga ito na si Jason, na isa at kalahati rin namang Becky. Dahil nga sa ginawa ni Kelly na pananakot sa kanya na halos ikalaglag ng puso niya sa kaba, kinontak agad niya si Greg upang sabihin na tinatanggap na niya ang job offer ng mga ito sa Thailand bilang isang photographer. Although mas mataas ang sweldo niya as engineer, hindi na alintana ni Sasi yun. Basta ang gusto lang niya ay makaiwas na sa baliw na si Kelly. Isa pa, passion niya ang photography. Kaya gusto rin niya itong ituloy at gawin. Regardless kung maliit man ang sahod. Gusto niyang mag-excel sa larangan ng photography. Dahil itutuloy na niya ang photo studio business na gusto niya after ng contract niya sa Thailand. Agad nagpasa ng resignation letter si Sasi sa West Builder pagkatanggap niya ng working visa niya sa Thailand. Wala siyang pinagsabihan na kahit sino na nag-resign na siya. Si Mr. West lang ang nakakaalam na resign na siya. Maluwag naman itong tinanggap ang resignation letter niya. Hindi nalihim kay Mr. West ang hidwaan ni Kelly at Sasi. Kaya isa na rin yun sa idinahilan niya sa mabait na boss. Hindi niya sinabi sa boss niya na magtatrabaho siya sa Thailand dahil ayaw niyang makarating iyon kay Yu. Sigurado ka na ba anak na ipagpapalit mo ang pagiging engineer mo sa pagpo-photographer? Paniniguro ni Sandra sa anak nang namamaalam na si Sasi na flight na niya bukas. Umuwi lang siya sa Quezon para magpaalam ng maayos sa ina at sa kuya niya. Opo ma, matagal ko nang gustong ituloy ang photography. Pero ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na ituloy yun. Saka may dumating pong opportunity kaya tinanggap ko na. Nakangiting paliwanag niya. Pero halata sa mga mata niya ang lungkot. Nagpaalam ka na ba kay Yu, bunso? Sabad ni Sam. Hindi. At least wag na wag niyong sasabihin sa kanya kung nasaan ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Alam niyo naman ang ginawa ng ex niya sa akin, di ba? Sige, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka lagi dun ha. Pag wala ng eskwela, dadalawin kita dun. Malapit lang naman ang Thailand. Sang-ayon na lamang ni Sam, sabay buntong hininga dahil nangihinayang sa kapatid at kay Yu. Salamat kuya. Asahan ko yan ha. Hindi na siya nagpatid sa ina at sa kuya niya sa airport. Mas okay na yung siya na lang ang magbabiyahe mag-isa. Dahil alam niya,
na malulungkot ng lalo ang mga ito kapag hinatid siya. Gaya na lamang noong pinadala siya sa US upang magtrabaho. Panayang iyak ng mama niya na akala mo naman ay mamamatay na siya. E babalik pa naman siya sa Pilipinas. Wala na namang kaalam-alam si Yu na nilisan na ni Sasi ang Pilipinas. Kaya naman pabalik-balik pa rin ito sa bahay ni Sasi sa Manila. Maging sa West Builder ay inaabangan rin niya palagi si Sasi. Wala naman kasi siyang makuhang information sa mama at kuya ni Sasi kung nasa ang eksaktong lugar ito. Hanggang sa nagkatagpo si Senon at Yu sa parking lot ng West Builder. Architect Yu, napadalaw ka. Nakangiting bati ni Senon. Dadalawin ko sana si Sasi. Ha? Wala siya dyan. Hindi mo ba alam na 2 weeks na siyang resign? Kunot noong balita nito na ikinalaglag ng balikat ni Yu. Nasaan daw siya ngayon? Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Basta isang araw napansin na lang namin na hindi na siya pumapasok. Yun nga, sinabi ni boss na nag-resign na daw siya. Sabi ni boss, one of her reasons daw is Kelly. Pero yung reason talaga ng pagre-resign niya, hindi na sinabi ni Sasi. Ang sabi lang ay may new job opportunity daw ito. Saan daw? Nanlulumang tanong ni Yu. Hindi daw sinabi ni Sasi kay boss. It's confidential pa daw. Maybe kalaban ng West Builder yon. Inoferan nga daw niya ng triple pay si Sasi, pero mariing tinanggihan ni engineer. Umalis ng parking lot na yon si Yu, nalulugo-lugo. At sa halip na sa Quezon ng biyahe niya, dinala siya ng mga paa niya sa bahay ng parents niya sa Batangas upang doon mag-isip-isip. Nagpaalam ito na hindi na muna papasok sa trabaho. Back to zero na naman siya dahil broken-hearted na naman. Todo suporta naman ang pamilya niya sa kanya nang malaman ang nangyari sa kanila ni Sasi. Anak, hayaan mo lang muna si Sasi. Baka naman gusto lang niyang patunayan talaga sa sarili niya kung kayo ba talaga ang para sa isa't isa. Malay mo, bigla na lang siyang magparamdam sa'yo. Alo ni Mia sa anak na hindi maipinta ang mukha dahil sa kalungkutan. Ang hirap lang niya intindihin, ma'am. Ngayon okay kami. Bukas hindi ko alam, bigla na lang pala siyang aalis. Ang hirap sakyan ng trip niya. Magpaparamdam siya ng pagmamahal sa akin. Tapos bigla na lang niya akong lalayuan at iiwasan. Mangiyak-ngiyak na sagot niya habang tumatagay ng whiskey. Pasasaan ba at magkakaayos din kayo? Basta huwag kang susuko sa kanya. Hayaan mo lang muna siya sa ngayon. Ilang araw ding nanatili muna sa Batangas si Yu. Palagi niyang hinihintay ang text o tawag ni Sasi. Pero wala man lang itong paramdam. Maging Facebook nito ay palagi din niyang binibisita. Pero tila wala itong balak mag-post ng kahit ano doon. Panay na lang ang buntong hininga niya sa tuwing maiisip na tuluyan na nga talaga siyang iniwasan ni Sasi. Pagbalik niya sa Quezon ay kinumusta agad niya ang mama at kuya ni Sasi. Hindi din siya nag-aksaya ng oras para tanungin ang mga ito tungkol sa dalaga. Ah, si Sasi po ba umuwi na? Magalang na tanong ni Yu sa ina ni Sasi. Hindi pa, pero tumatawag naman at okay naman daw siya ngayon sa bago niyang trabaho. Malumanay na sagot ni Sandra. May awa itong nadarama kay Yu. Halata kasi sa mukha ng binata ang lungkot. Hindi pa ba nagpaparamdam sa'yo si Bunso, pre? Sabad naman ni Sam. Hindi pa nga eh. Hindi ko na talaga maintindihan si Sasi. Palagi na lang niya akong iniiwasan. Hayaan mo lang siya, anak. Pag okay na yon, sigurado ako na kukontakin ka rin nun. Nahihiyang singit ni Sandra dahil sa inaasal ni Sasi kay Yu. Oo, pre. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, baka dinadaanan lang yun ang buwan sa utak niya, kaya ganun. Pagbibiro ni Sam, kaya napangiti si Yu. At least alam niya na nasa kanya ang loyalty ng pamilya ni Sasi. Kahit na nga palagi na lang siyang tinataguan ng dalaga. Salamat sa inyo ah. Pero nasan ba talaga siya?
curious niyang tanong. Bigla namang parang tinahi ang bibig ng mag-ina dahil hindi agad nakasagot ang mga ito sa tanong niya at nagkatinginan pa. Pre, sorry talaga ha. Alam mo namang boto kami sa'yo dahil alam naming aalagaan at mamahalin mo si Bunso. Pero nangako kasi kami sa kanya na hindi sasabihin sa'yo kung nasan siya ngayon. Sorry talaga ha. Give her time. Malalaman mo rin kung nasan siya. Paumanhin ni Sam sabay tapik sa balikat ni Yu. It's okay, naiintindihan ko. Pag tumawag siya, pakisabi nilang na hinihintay ko ang tawag niya. Anytime if she needs me, darating ako sa kanya, basta tawagan niya lang ako. Sagot niya na may mapagkumbaba at mapangunawang tono. You'll never know. Baka isang araw, bigla na lang siya magparamdam sa'yo kapag hindi na binubuwan ang utak niya. Ningit sa kaalaman ni Yu, pagkaalis niya ay tinawagan agad ni Nasam si Sasi upang ipaalam na dumaan si Yu sa kanila. Nakatikim ng marami-raming sermon si Sasi sa kuya at mama niya. Umamin na kasi si Sasi sa dalawa na mahal naman niya talaga si Yu. Kaya lang nga ay hindi pa siya ready para sa relasyon na gusto ng binata. Isa pa ay baka kung kailang sila na ni Yu ay saka nito marirealize na mahal pa rin pala nito si Kelly. Kaya mas okay na maghiwalay na muna sila ng landas. Naniniwala si Sasi na kung sila talaga ang itinakda sa isa't isa, kahit anong mangyari ay pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin sila ng tadhana. Pero sa ngayon ay gusto muna niyang pagbigyan ang passion niya sa photography. Halos araw-araw, nagbabantay si Yu sa gate ng botanical garden nila. Doon ay tinatanong niya palagi ang bahay ni Nasasi. Nagbabaka sakali siya na may Sasi na mamamataan. Pero isang taon na siyang ganoon ang routine, ay wala pa rin Sasi na matagpuan doon. Wala pa rin itong paramdam sa kanya. Kahit kulitin niya si Nasam, ay wala naman siyang makuhang impormasyon sa mga ito. Maging ang mommy at daddy niya ay nakipag-usap na rin kay Sandra at Sam upang alamin kung nasaan si Sasi. Pero wala din silang nakuhang impormasyon. Gustuhin man niyang tanggapin ang alok ng parents na paimbestigahan si Sasi kung nasaan, pero tinanggihan niya iyon. Dahil nga sa sinabi ni Nasam, nahayaan muna si Sasi na mapag-isa at makapag-isip-isip. Pero 1 year na ang nakakalipas, hindi pa rin natatapos mag-isip si Sasi. Kaya lalong tumitindi ang eagerness niya na makita ulit ito at nahanap. Tatawagan na sana niya ang daddy niya upang tanggapin ng alok nito na paimbestigahan ang whereabouts ni Sasi. Pero bigla siyang may namataan na kaibigan sa labas ng tindahan at bahay ni Nasasi. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Pinaandar niya ang kotse at tumigil siya sa harapan nito. Joanne! Nakangiting tawag niya kay Joanne pagbukas na pagbukas niya ng bintana ng kotse niya. Kabayan! Masayang tawag din ni Joanne. Kamusta? Ayos lang. Ikaw? Teka, kape tayo, gusto mo? Alok na iyo dito na agad namang pinaunlakan ni Joanne. Sige ba? Mabilis at walang paligoy-ligoy na sagot nito. Okay, sakay na. Where do you want? Dito lang ba sa cafe sa loob ng Botanical Garden? Or do you want to go sa downtown? Tanong niya sa dalaga nang makasakay na ito sa kotse niya. Diyan na lang sa cafe mo. Hindi pa kasi ako nakakarating diyan sa loob niyan eh. Umorder muna si Yu ng maiinom nila at dessert. Mabilis lang naman itong naihanda ng staff niya dahil nga siya ang boss ng mga ito. So, how are you? Kailan ka umuwi ng Pilipinas? Tanong niya nang makuha na lahat ng order nila. Kahapon lang. I'm okay and for good na rin ako dito sa atin. Grabe, na-miss ko dito. Ang laki na ng pinagbago dito. Tapos lalong gumanda dito dahil sa botanical garden nyo. Thank you. Pero ibig sabihin ba niyan, nililigawan mo na si Sam? Kasi nabanggit noon ni Sasi na nililigawan mo daw ang kuya niya kapag bumalik ka na sa Pinas. Sira, biro lang yon. Pero ang totoo,
Si Sam ang nag-convince sa akin na umuwi na ako sa Pinas. Kinikilig na pag-amin nito. I smell something is going on. Ano yan, ha? Saka, nasan na si Brian? Don't tell me na mamangka ka sa dalawang ilog. Natatawang biro niya, kaya napahalakak na bahagya si Joanne. Loko, hindi ah. Wala na kami ni Brian. Kasi si Sam, nagparamdam sa akin bigla-bigla. Eh alam mo naman, bata pa lang ako, siya ng dream husband ko talaga. Kaya agad-agad ako nakipag-break kay Brian. Saka nakipagbalikan na si Brian sa girlfriend niya. Kaya hindi na rin ako feeling guilty sa pag-iwan doon. Ibig ba sabihin yan, boyfriend mo na si Bayaw? Parang ganun na nga. Alam mo ba na may plano kami magbakasyon ni Sam sa Thailand? Do you want to go with us? Congrats! I'm so happy for you and Sam. Pero yung vacation nyo, kayo na lang. Ayokong maging third wheel nyo, no? Alam na kita. Masyado kang clingy sa boyfriend. Iinggitin nyo lang akong dalawa. Pagbibiro niya dito. Ano ka ba? Nagbago na ako. Saka si Sam yun, kaya behave ang lola mo. Kaya sumama ka na. May surpresa ako sa'yo. Dali! Excited na sagot pa nito. Behave ka na talaga niyan, ha? Teka, ano naman yung surprise mo sa akin? Basta, sumama ka na lang. Huwag nang madaming tanong. Kung si Sasi ang surpresa mo, sasama ako. Pero kung hindi, huwag na lang. Ito naman, napaka-arte. Basta sumama ka na lang. Malapit lang naman ang Thailand. Kumbinsi pa rin ito. Teka lang, napansin ko kanina, sarado yung restaurant sa tabi nitong cafe. Pag-iiba nito sa usapan. Ah, oo. Nalugi kasi yung may-ari niyan. Itinakbo ng manager niya lahat ng pera ng restaurant. Pinsan niya kasi yung manager kaya sobrang tiwala niya dun. Ganun ba? Kawawa naman pala yung owner niyan. So, sino nag-occupy niyan ngayon? Wala pa. Pero maghahanap na si na ma'am ng papalit sa kanila. Sayang naman. Dream ko kasi magka-restaurant. Kaso baka hindi ko kayanin ang upa dito sa inyo. Balita ko pa naman kaysa madaming customer palagi ang restaurant na yan. Really? Why not occupy it? Kung renta ang problema mo, it's not a problem anymore. I can be your business partner. I can tell mom and dad na babaan ang rent natin. Much better kung hindi na nila tayo parentahin. Suwestyon ni Yu, kaya biglang na-excite si Joanne. Talaga ba? Wow, I would love that, Yu. Thanks a lot. Masayang sagot ni Joanne. Pero hindi nga. Seryoso ko talaga? O epekto lang ng kape at pagkamismo kay Beshi yan? I'm serious. Walang kinalaman ng kape at si Sasi dito. Matagal na talaga akong nag-iisip kung paano ko i-occupy ang restaurant na yan. Luckily, interested ka. Interested din ako. Kaya bakit hindi tayo magsama? So, paano? Business partner? Nakangiting lahat ni Yu ng kamay kay Joanne. Business partner. Masayang wika ni Joanne, sabay lahat din ng kamay kay Yu. Dahil sa nauwi na sa business ang usapan nila, nawala na sa isip ni Yu na tanungin si Joanne tungkol kay Sasi. Napahampas na lang siya sa noo pagkahatid kay Joanne sa bahay nito. It's okay, Yu. Madami pa namang next time. Isa pa, magiging business partner na kayo ni Joanne. Kaya sigurado na malalaman mo rin kung nasan siya. Wika ni Yu sa isip pagkahampas sa kanyang noo. Maya-maya pa ay bumalik na siya sa bahay niya. Tinawagan niya ang kanyang parents para sabihin ang plano nila ni Joanne na business. Agad namang sumang-ayon ang mga ito sa kanyang plano. At least, may bago ng pagkakaabalahan ng anak nila. Palagi kasi itong nakatulala simula nang umalis si Sasi. Pag kinakausap nila ito, ay para laging lutang ang isip. Maging trabaho nito sa Botanical Garden ay kailangan pa nilang alalayan dahil tila nawalan na ng gana sa trabaho simula nang umalis si Sasi.
Chapter 40. Finally. Matuloy na lumipas ang mga buwan. Naging successful din ang restaurant business ni Joanne at Yu. Masasabi ni Yu na magaling na business partner si Joanne. Magaling ito sa negosyo. Kasundo rin ito ng mommy at daddy niya. Masaya din siya para kay Joanne at Sam dahil nakikita niya na maganda ang relasyon ng mga ito. Gayunpaman ay talagang tikom pa rin ang bibig ng mga ito sa pagsasabi sa kanya kung nasaan si Sassy. Kaya naman nang hindi na siya nakatiis, ay tinanong na niya si Joanne. Nagkwentuhan muna sila nito at saka siya bumelo. Joanne, maiba ako. Wala ka pa bang balita kay Sassy? Alanganing tanong ni Yu. Ha? Bili ni Sam at Sassy, huwag ko daw i-reveal sa'yo kung nasaan siya eh. Baka mamaya daw sugurin pa siya ng ex mo. So, alam mo nga kung nasaan siya? Paniniguro niya. Parang ganun na nga. Pero don't get me wrong ha. Palagi ko pa rin kinoconvince si Sassy na magparamdam na sa'yo. Pati si Sam lagi siyang sinasabihan. Si Sassy lang ang hard-headed talaga. Depensa ni Joanne. Nasaan nga ba siya? Sorry talaga, friend. Pero yaan mo, makikita din kayo soon. Kung ang inaalala niya ay si Kelly, huwag na siyang mag-alala kasi kinausap ko na siya ulit. Saka wala na siya sa Pilipinas. Nasa Canada na ulit siya. Itinapon na siya doon ng tuluyan ni Mr. West kasi hindi nagustuhan ni Mr. West yung ginawa niya kay Sassy noon. Buti nga hindi siya tinanggal ni Mr. West. Nilipat na lang siya ng branch. Malumanay na kwento ni Yu. Mabuti naman. Kasi kung ako nakakita dyan sa ex mo, kakalbuhin ko talaga siya. Feeling niya? Inis na sagot nito. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasan si Sassy. Miss na miss ko na talaga siya eh. Kumbinsi niya at pagbabaka sakali na aamin na si Joanne sa kanya. Hindi talaga pwede friend eh. Alam mo namang loyal ako sa best friend ko, diba? Pero sumama ka na lang sa amin ni Sam sa Thailand. Kasi may surprise nga ako sa'yo. Diba sabi ko sa'yo yun? Nakangiting paalala nito. Ano ba kasing gagawin nga natin dun? Kunot noong tanong niya. Hindi man lang humingiti dahil ayaw makipag-cooperate ni Joanne sa kanya. Basta, sumama ka na lang. Next week na yon. Nakabook na kami ni Sam ng ticket. Kasi diba closing na ng school sa Friday? Kaya pwede na kami magplano sa kasal namin. Masayang bida nito. Alam ko na yan. Binanggit na ni Sam sa akin yan. Bakit kasi sa Thailand pa kayo magpapakasal? Pwede namang dito sa Pinas. Basta, bakit ba marunong ka pa sa ikakasal? Eh doon namin gusto magpa-pre-wedding photoshoot. Hindi kami din magpapakasal, no? Hello, nandito ang family namin pareho. Ayun, gagawin nyo lang akong tagabit-bit ng mga gamit nyo. Habang kayo, panay ang pakit sa camera. Ako tagabantay nyo. Iinggitin nyo lang talaga ako. Biro niya, kaya napatawas sa kanya si Joanne. Sira? Hindi no. Basta huwag ka nang maarte dyan. Mag-book ka na ng ticket at sumama ka na sa amin. Ayoko. Maiinggit lang ako sa inyo. Dapat kasi wedding namin yan, di ba? Kaso itong kaibigan mo, palayas-layas. Kaya hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Eh huwag ka na kasing maarte. Basta sumama ka na lang. Magugustuhan mong surprise ako sa'yo. Promise. Pero huwag mong sasabihin kay Sam ang surprise ako ha. Baka makaurong yun sa kasal namin. Ibibigay ko sa'yo ang details kung saan kaming hotel mag-i-stay at kung saan gaganapin ang photoshoot namin. Sumunod ka sa amin, okay? Giit ni Joanne. Seryoso at sigurado ka ba talaga? Baka kalokohan lang yan ha? Oo nga. Sure ako. At promise, hindi to kalokohan. I just wanted you to be happy, my friend. Lingid sa kaalaman ni Yu at Sassy, may plano si Joanne na pagtagpuin ang dalawa sa Thailand. Minsan talaga, ang mga kaibigan,
madami din namang nagagawang tama. Hindi puro kalokohan lang at saya ang idinudulot nila. Maaasahan din sila sa oras ng pangangailangan. Sinabi ni Joanne sa parents ni Yu ang plano nito para tulungan ito ng mag-asawa na itulak lalo si Yu na sumama sa Thailand. Lagi kasing dahilan ni Yu ay madaming trabaho sa Botanical Garden kaya ayaw sumama. Kaya napilitan si Joanne na sabihin sa parents ng binata ang tungkol sa plano nito at kung nasaan si Sassy. Tuwang-tuwa naman ang parents ni Yu nang malaman na alam ng dalaga kung nasaan ang babaeng mahal ng anak ng mga ito. Kaya suportado ng mga ito ang plano ni Joanne para kay Yu at Sassy. Sasabihin ni Joanne ang plano nito kay Sam kapag nasa Thailand na sila, para wala nang palag si Sam. Dahil nga sa kakakulit ni Joanne at kakagatong ng parents ni Yu, ay napilitan na rin si Yu na sumunod kay Joanne at Sam sa Thailand. Good for 1 week lang siya doon, pero sina Joanne ay 2 weeks. Isa pa ay kailangan din niya ang bakasyon dahil nitong mga nakaraang buwan ay masyado niyang inubuso ang sarili sa trabaho para hindi maalala si Sassy. Salamat naman anak at naisipan mo rin magbakasyon. Wika ni Mia habang tinutulungan ng anak na mag-impake. Ang kulit niyo kasi ni Joanne, ma'am. Kung bakit naipakilala ko pa siya sa inyo. Nadagdagan tuloy ang makulit sa buhay ko. Natatawang sagot ni Yu. Minsan, anak, yung mga ganyang tao ang kailangan natin. Yung makukulit at palaging gusto ipasayahin tayo. Kita mo nga si Ninang Ella at Ninong Deli mo. Kung hindi nila ako kinulit ng kinulit noon, hindi kami magkakayos ng daddy mo, di ba? Paalala nito sa anak. Well, may point nga kayo. Kaya lang, ano bang gagawin ko sa Thailand? Papanoorin yung dalawa sa pre-wedding shoot nila? Maiinggit lang ako dun eh. Malay mo naman anak, sa susunod, ikaw na ang panonoorin nila sa kasisasi sa pre-wedding nyo. Malabo ata yan, ma'am. Hanggang ngayon nga, wala pa rin paramdam yung taong yun. Grabe, ang tigas ng puso niya. Malungkot na sagot niya sa ina. Pasasaan ba anak at makikita din kayo? Nakangiting sagot ni Mia dahil nga alam ang plano ni Joanne. Sana nga, ma'am. Gustong gusto ko na talaga siyang makita. Sobrang miss na miss ko na siya. At promise ko kapag nakita ko siya, yayayain ko agad siyang magpakasal. Gusto ko yan, anak. Boto kami kay Sassy para sa'yo. Kaya ipush mo lang yung goal mo, ha? Nga pala, anak. Dalhin mo yung DSLR mo. Picturean mo lahat ng magandang lugar na pupuntahan mo doon. Mommy, maaalala ko lang si Sassy kapag dala ko yun. Tanggi niya. Anak, huwag nang matigas ang ulo. Sige na, para malibang ka rin. Tinruan ka na naman ni Sassy gumamit ng kamera. Kaya wag mo yung kakalimutang dalhin. Gusto ko makita ang mga pinicturean mo gamit ng kamera na gift namin sa'yo. Giit nito upang hindi makatanggi ang anak. Okay, fine. Teka, nasan nga pala si Daddy? Ah, susunod na lang daw. May naasikaso lang sa Manila. Kasama na niya ang mga kapatid mo mamaya pagdating niya. Eh bakit po ba kayo pumunta dito ng mag-isa? Hindi na lang kayo sumabay sa kanila. Pagtataka niya. Siyempre, miss na kita. Kaya gusto kong makita ka agad at maipagluto ng lunch at dinner mamaya. Pero ang totoo ay para siguraduhin lang na aalis nga si Yu. Dahil sabi ni Yu na tinatamad na siyang sumunod kay na Joanne sa Thailand. Kaya napasugod ng maaga si Mia sa Quezon. Ayaw nitong masayang ang pagkakataon na magiging masaya ulit ang anak. At ito na nga ang pinakahihintay ni Yu na makita na si Sassy ulit sa wakas. Hapon na nakadating ang daddy at mga kapatid ni Yu sa Quezon. Sabay-sabay na daw silang babiyahe kinabukasan. Ihahatid muna nila si Yu sa airport upang makasiguro na hindi na talaga uurong sa biyahe pa Thailand. Kinaumagahan nga ay maaga nilang inihatid si Yu sa airport. Dinala nga niya ang kamera niya dahil iyon ang request ng ina. Halata sa mukha niya na napipilitan lang pumunta ng Thailand
at sumunod kina Joanne. Nang masiguro ni Namiya na nakasakay na ng eroplano si Yu, ay sakalang umalis ang mga ito sa airport. Pagdating ni Yu sa Thailand, ay doon din siya nag-check-in kung nasaan si Joanne at Sam. Hindi na nagulat si Sam dahil sinabi na rin naman dito ni Joanne ang plano nito na pagtagpuin si Yu at Sassy. Si Sassy kasi ang nag-volunteer na maging photographer sa pre-wedding photoshoot ni Joanne at Sam. Basta sa Thailand nga lang ang photoshoot. Busy kasi ito sa new career nito, kaya hindi umuuwi ng Pilipinas. Ang pinaka-highlight talaga ng bakasyon nila sa Thailand ay ang pagtagpuin muli si Yu at Sassy. Kung tutuusin naman kasi, ay pwede namang sa Pilipinas na lang sila magpa-prenup. Pero dahil request ni Sassy na siya ang magdo-document ng pre-wedding ng mga ito, tinanggap na rin ng magnobyo. Kasabay nga niyon ay ang plano ni Joanne kay Yu at Sassy. At sa kasal naman ng mga ito, ay sina Nathan at Greg na ang bahala. Uuwi daw ang mga ito sa Pilipinas sa kasal nila ni Sam para ang mga ito ang mag-document ng kasal nila. Everything is free pa, kaya hindi talaga tumanggi si Joanne at Sam sa offer ng mga bading. Plus, mukhang mayahabol pa sa kasalan dahil may muling magkikita. Last day na ng pre-wedding photoshoot ni Joanne at Sam. 2 weeks lang sila sa Thailand. Sa naunang 1 week, ay dinala sila ni Sassy sa kung saan sa ang parte ng Thailand para sa kanilang photoshoot. Hindi talaga tumanggap ng kahit anong trabaho si Sassy dahil gusto niyang makasama ang best friend niya at kuya niya. At pagkakatapos nga ng photoshoot nila, ay ipinapasyal niya palagi ang dalawa ni Joanne. Ngayon nga ay sa isang beach resort sa Pattaya, Thailand niya dinala ang dalawa, kasama ang assistant niya. Isa itong Thailander na kasing edad lang din ni Sassy. Ang maganda sa assistant niya, kahit lalaki ito ay marunong ding mag-makeup. Kaya naman tuwang-tuwa si Joanne dito. Kay gwapong lalaki at maskulado, pero marunong mag-makeup. Napagkamalan pa nga ni Joanne at Sam na boyfriend ito ni Sassy dahil nga halatang halata na super close ng dalawa. Hoy besh, umamin ka nga sa akin. Jowa mo ba yung si Dao? Tukso ni Joanne habang nagre-retouch sila. Si Dao at Sam naman ay pumunta muna sa kotse ni Sassy upang kumuha ng maiinom nilang apat. Hindi pa kasi sila nakakapag-check-in sa hotel. Sira, paano ko naman magiging jowa yun eh hindi kami talunun? Natatawang sagot ni Sassy. What do you mean hindi kayo talo? Alaga yun ni Jason. Di ba Becky si Jason, yung dati kong boss na business partner ni Greg at Nathan? Si Dao, pinag-aral ni Jason. Kasi palaboy daw yan sa kalsada noon. Palagi daw pinagtatabuyan ng mga tao dahil puro sugat at hindi naliligo. Ayun, naawa si Jason sa kanya, kaya kinupkup niya. Hindi naman daw akalain ni Jason na Becky din daw pala si Dao. Nagladlad lang nung nasa kolehiyo na. Mahabang kwento niya, kaya nanlaki ang mga mata ni Joanne. Talaga ba? Sayang naman, ang gwapo pa naman niya. Pero buti nakuha mo siyang assistant, no? Oo, kasi gusto niya tong ganito na kung saan-saan pumupunta. Naisama ko na rin siya sa ibang bansa kapag may client ako abroad. Buti hindi siya kinukuha sa'yo ni Jason. May assistant naman si Jason. Yung long-time boyfriend niya, etong si Dao, gusto niyang humada kung saan-saan. Kaya sabi ni Jason, kunin ko daw assistant yan para hindi ako mahirapan. Maasahan naman kasi si Dao. Kahit sa website ko, siya rin ang nag-aasikaso kapag busy ako. Driver ko rin siya kapag ang dami kong pagod sa photoshoot. Alam mo, Beshi, I'm so proud of you. Nakangiting wika ni Joanne. Thank you, Besh. Masaya ka ba talaga dito sa napili mong career? I mean, ang layo kasi nito sa profession mo, di ba? From engineer to photographer. Oo naman. I really enjoy it. Sobra. And most especially, wala akong boss. I'm the boss of my own life. Mabuti naman kung ganun.
Pero hindi mo ba namimiss ang Pilipinas? Namimiss din, pero hindi gaano. Kasi naman palagi din ako pumupunta sa Pilipinas. Kasama ko si Dao palagi. Really? Bakit naman hindi mo sinasabi sa amin? Kunwaring tampo nito nang marinig ang sagot ni Sassy. Eh kasi naman sa Cebu at Davao palagi ang punta namin ni Dao. Kasi doon kami dinadala ng client namin. Last month nga 2 times kami galing sa Cebu. May celebrity client ako na Thailander. Gusto nila ng privacy. Kaya sa Pilipinas sila nagpa-pre-wedding shoot. Tapos yung huli, sa Davao kami pumunta. Kasi nagpa-exhibit si Jason. Ini-encourage nga niya ako na magpa-exhibit din sa atin. Paliwanag niya, sabay ngiti sa kunwaring nagtatampong kaibigan. Grabe ka, girl. Hindi ka man lang dumadaan sa atin. Palagi ka palang nasa Pilipinas. Hindi mo ba kami namimiss lahat, ha? Singhal nito, sabay irap. Siyempre namimiss ko kayo. Kaso 2 to 3 days lang naman ako palagi doon. Tapos ang layo pa sa Quezon, di ba? Yaan mo na. Uuwi naman ako sa kasal niyo ni Kuya, di ba? Dapat lang. Kasi kapag hindi ka umuwi, hindi na tayo best friend. Hindi na talaga. Kasi sister na tayo. Natupad na ang dream mo na maging sister ako. Pero girl, behave ka ha. Alagaan mo si Kuya. Kilala kita. Huwag na huwag mong kakantiin ang kuya ko. At huwag na huwag kang dadaanan ng pagkapilya mo ha. Walang BFF-BFF sa akin kapag si kuya nang kinanti mo. Paalala niya at birong babala. Oo nga no. Buti pinaalala mo na dream ko nga pala maging sister tayo. Nako, super behave na talaga ako, promise. Si Sam yun eh. Kaya super tinuno talaga ako. Ang kuya mong sabihan mo na alagaan ako at huwag sasaktan. Kasi ako, never kong gagawin yan. Alam mo naman na bata pa lang ako, dream ko na ang kuya mo. Tatawa-tawang sagot nito. Basta, happy ako para sa inyo ni kuya. Bigyan niyo agad ako ng pamangkin, ha? Thank you. Sure na bibigyan ka agad namin ng pamangkin. Pero alam mo, Beshi, akala ko talaga jowa mo si Dao. Buti na lang talaga, hindi. Kasi may iiyak at magwawala. Pasaring nito na ang tinutukoy na iiyak ay si Yu. Hay nako, malabong mangyari yon. Sa kapwa lalaki lang tumatayo ang dun eh. Ewan ko ba kung bakit lahat ng gwapo ngayon pagsala sa babaero ay bakla. Tatawa-tawa niya ang sabi. Meron ako kilalang hindi bakla na gwapo. Sigurado ako na magugustuhan mo yun. Sino naman? Sino pa? Eh di si Architect Yu. Kinikilig na banggit nito sa pangalan ni Yu. Sira ka talaga. Teka, kumusta na nga pala siya? Natatawa na lang na pangangumusta niya. Ayun, baliw na baliw pa rin sa'yo. Bakit ba naman kasi ayaw mo pang magparamdam sa kanya? Bahal mo naman siya, di ba? Oo. Eh alam mo naman na busy ako sa trabaho. Ngayon ko palang na-enjoy ang karir na pinili ko. Katwira niya kaya napasimangot si Joanne. Career or love life? Sarkastiko ang tanong ni Joanne. Career. Mabilis na sagot ni Sassy. Mamatay ka man? Oo nga. Mabulok man yung version mong bulaklak? Ay, wag naman ganun. Di pa nga nakakatikim to, pabubulokin mo na agad talaga. O sige, uulitin ko. Career or love life? Okay, fine. Love life. Napilitang sagot niya, kaya napangisi si Joanne at napapalakpak sa tuwa. Yun naman pala, bakit hindi ka pa magpakita sa kanya? Nahihiya kasi ako sa kanya. Pinaasa ko siya tapos iniwan din ng basta-basta lang. Narealize ko na maling-mali ang ginawa ko sa kanya. Kaya wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Seryoso nang sagot ni Sassy. Paano kung makita mo siya dito sa Thailand na hindi mo sinasadya? Anong gagawin mo? Kunwaring panunubok ni Joanne.
pero alam nito na mamaya lang ay naroon na rin sa resort si Yu. Dahil tinawagan nito ang binata kanina bago sila bumiyahe papunta ng Pattaya. Siguro yayakapin ko siya kasi sobrang miss na miss ko na talaga siya sa totoo lang. Pag-amin niya na ikinatuwa ni Joan. Yes, bulong ni Joan sa isip. Sinabi mo yan ha? Oh, ito na pala si Dawat ang pogi kong fiancé. Ano, tara na, para makapag-beach na tayo after ng photoshoot. Putol nito sa usapan nila dahil parating na si Daw at Sam. Pagkatapos ng photoshoot, ay saka lamang sila nag-check-in sa hotel. Inabangan kasi talaga nila ang paglubog ng araw. Open naman sa lahat ang beach na iyon, kaya pwede silang mag-photoshoot sa lugar. Hinintay nila ang sunset para may super romantic shot si na Joan at Sam. Sa beach talaga huli nag-photoshoot si Sassy. Dahil madami siyang ipinagawa sa couple, nakakailanganin ng mga ito na babasa sa dagat. Pagkatapos ng successful photoshoot nila, nagkayayaan silang mag-swimming after makapag-check-in sa hotel. Sobrang saya nilang apat. At kahit na nga ibang lahi si Dao, ay tila matagal na nitong kakilala si Joan at Sam kung makisakay sa kanilang kwentuhan at usapan. Teka, how did you learn Tagalog daw? Tanong ni Joan kay Dao na wala nang ginawa kundi magkwento at magpatawa kahit nabubulol-bulol itong managalong. Sassy taught me, pero yung brother Jason ko, naturuan niya rin ako. Pero a little basic nga lang. Until Sassy became my friend and a boss, kaya mas lalo akong natuto ng Tagalog. Pagmamalaking kwento nito. Minsan tuwid dito magsalita sa ibang Tagalog words. Oo, Kuya at Beshi. Alam niyo ba nung una tawang-tawa ako sa pananagalog niya at English? Hindi kami magkaintindihan palagi. Kasi palagi siyang nagsasalita ng language niya. Sabi ni Jason, hindi nga daw ito magaling sa English. Kaya nung close na kami, sa tuwing wala kaming ginagawa noon sa trabaho, tinuturuan ko siya. Mabilis naman matuto to. Kaya yan, ngayon walang tigil ang bibig kakasalita. Mahabang kwento naman ni Sassy. Nakakatuwa naman. Pero bakit ang galing mo mag-makeup? Tanong ni Sam kay Dao. I studied cosmetology and makeup artist after I graduated education. I actually don't enjoy my trabaho as a teacher. Kaya sabi ni Brother Jason, kung ano daw ang makakapagpasaya sa akin, gawin ko daw at sundin ko. Kaya yun, nag-aral ako mag-makeup at kung ano-ano pang may kinalaman sa salon. Pero like ko din ang photography. Kuya Jason influenced me. And then Sassy continued to improve me as a photographer. Sabi ko sa'yo, Beshi, madami tong alam. Multi-talented yan. Maaasahan talaga siya. Kaya love na love ko to eh. Pagmamalaki ni Sassy. Paano kapag umuwi na si Sassy sa Pilipinas? Babalikan na ba sa brother Jason mo? Tanong ni Joan. No, I will follow Sassy wherever she go. She's the best for me. As a friend, a sister, and a boss, she's great. Kahit ayaw niya, hahanapin ko siya kahit saan siya magtago. Natatawang sagot ni Dao. Tinuring na rin kasi nitong kapatid si Sassy. Kaya sobrang attached na nito sa dalaga. Nang makaramdam ng antok, ay isa-isa nang nagpulasan si Dao. Naiwang mag-isa si Sassy sa may dalampasigan dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok. Nakaupo lang siya sa may buhangin at ine-enjoy ang masarap na simoy ng hangin at tunog ng alon ng dagat.